8594. Laging naka-alerto. Servisyo totoo. Easy double B. Kapuso nyo sa radyo. Walang inikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang. Walang iwanan. May paninindigan. Matatag maasahan. Easy double B. Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy double B. Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy double B Super Radio. Alas 5.32 na ho ng umaga. Muli araw po ngayon ng Martes, 13 sa buwan ng Pebrero taong 2024. Magandang umaga sa ating po mga suking taga-subaybay. Benamanong balita ho, radyo na, TV pa. Kumusta ho kayo mga kapuso? Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po muli, bisperas ho ng Ash Wednesday at ng Valentine's Day. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 tayo ng umaga magkakasama-sama sa Buenamanong Mga Balita. Buenamanong Balita! Kasama po ating mga Super Radio Reporter sa labas po ng himpilan. Natin ho munang pasadaan natin po mga maiinit na mga balita headlines ngayon pong araw na ito. 100 pisong aumento sa sahod na sinusulong sa Senado. Kinwestiyon ng ilang mga kongresistang ekonomista. Kabi-kabilang bomb threat na bulabog o nang bulabog po sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Nasawi sa landslide sa Mako, Davao de Oro. 68 na. Pagkakapos din sa bansa ng dalawang mamahaling mga sports car na Bugatti Chiron, iimbestigahan po ng Senate Blue Ribbon Committee. Eroplano si Dakyan ng COMELEC patungo po ng Pag-asa Island para sa voters registration. Aba! Nakatanggap ng radio challenge mula po dyan sa mga barko po ng China. Pati COMELEC, di nyo na pinatawad ah. Samantala, sanggol sa Davao del Sur, patay ng ihagis ng kanyang sariling ama. Buenamanong Balita! Iyan po mga kapuso, atin po mga headlines ngayon pong araw nito Martes. Dumako na tayo sa atin pong detalye ng mga buenamanong mga balita. Kinwestiyon po ng ilang mga kongresistang ekonomista ang sinusulong po ng Senado na 100 pisong dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman Joby Salceda, mamamatay o hindi ho kakayanin ng mga small and medium enterprises kapag tinasa ng 100 piso ang sahod ng mga manggagawa. Sinabi naman ay House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Stella Kimbo na may tuturing na inflationary ang pagtataas ng minimum wage na yan. Matatandaan mga kapuso na ang mga senador ang siya pong bumalangkas po nito para po sa mga manggagawa sa pribadong sektor. So meron pong palang dahilan. Oh, hindi ho yung dahil sa iniipit nyo kami sa People's Initiative, ha? hindi ho ganon. May pinanggagalingan dahil totoo naman po, may ilan po mga maliliit na mga negosyo ho ngayon at talaga ho nangangamba na kanila mapakinggan po yung 100 pesos a day na increase. Lalo-talo na ho yung maliit na mga nagnegosyo at kakunti lang ho ang empleyado kahit nakaunti, yung kanilang kikitain na napakaliit. Mapupunta ho doon sa wala ho silang magiging income at mapupunta sa dagdag pasahod sa kanilang mga empleyado. Pero yung mga maliliit na mga negosyo, teke naman ho ninyo, ha, na kayo po'y talagang sumusunod sa
wage law. Nagbibigay kayo ng minimum, hindi yung napaka-minimum na minimum ng minimum wage. Oh. Alas 5.36 na ho ng umaga. Sa inyong po natin mga benamanong mga balita. Benamanong balita! Nagdadalawang isip na ang mga mamumuhunan sa Europa dahil po sa debate sa charter change o chacha. Sa paginig po ng Senado ukol ho sa chacha, sinabi ni Florian Gutain, Executive Director ng European Chamber of Commerce of the Philippines o ECCP, na tumawag sa kanya ang ilang mga miyembro ho nila dahil sa mga balita political debate sa charter change sa Pilipinas at kung may nakitang uncertainty o kawalang katiyakan kung saan po ito hahantong. Pero git po ni DTI Undersecretary Rafaelita Aldaba, kapag niluwagaan ng mga regulatory restrictions ay mas maraming mga foreign direct investment na ho ang papasok ho sa bansa. Foreign direct investment, actually ito pong nakalipas sa taong 2023, mataas na ho ang FDI, yung foreign direct investment ng Pilipinas mula po sa mga negosyante ho sa ibang bansa. Ang katwiran po nung iban sa iba ho sa mga inimbitahan, lalo-talo na ho ilang mga dumadalo dyan sa pagdinig na ho yan, yung pagtalakay po ng Senado. May mga sapat na ho kasi tayo mga batas mga kapuso, meron pa itong mga Public Service Act, etc. na kung titingnan, eh sapat na ho itong mga batayan para maglagay ho, maglagak ng negosyo ang mga dayuhan dito po sa ating bansa. Pero ang pinangangamay naman po doon sa ilang mga inimbitahan din po ng mga mababato, pati ho sa Kamara, yung kanilang mga ginagawang investigasyon po doon. Ang problema ho, yung ilang mga negosyante, pag pumunta ho rito, kanilang pag-uutos po sa kanilang, siyempre, unang magpupunta ho dito, yung kanilang mga bumubuo ng kanilang legal team. At pag nakita ho nila yung pagbabasihan siyempre ng mga lawyer kung ano yung konstitusyon na umiiral sa isang bansa. Eh tulad po sa Pilipinas. Eh nakalagay daw kasi doon talaga, andun pa rin po yung hindi lalampas ng hindi ka pwede maging majority. Bagamat may mga batas na umiiral na nagsasabi sa kanila pwede, yung pinaka-pundasyon po ng ating batas, yung ating saligang batas, hindi pa humalinaw, hindi humalabo. Iyon po ang dahilan, kaya naman daw sinasabit, iniayag po ng ilang mga inibitan po sa paninig ng Kongreso. Linawin muna yan. Maging malinaw muna yan. Kung paano yung gagawing malinaw, nasa kamay ho yan ng ating mga mambabatas. Kung gusto nilang linawin, dapat po talaga nilang pagtrabaho. At doon naman po siguro nakatutok ang kanilang direksyon po ngayon. Para mas maging kaaya-aya. Sa iba, parang sa kanila okay na ho itong gandong sitwasyon. Sa iba ho natin mga kababayan, mas maganda ho na mapagkaluban ho tayo ng mas magandang serbisyo na hindi ho natin nakakamtan sa itong sistema ho ng paninegosyo meron po sa atin. Lalo na nga ho sa telecommunication pa lang. Alas 5.39 ho na umaga. Benamanong Balita! Sa ina po natin mga benamanong mga balita, ito ho, yung magkabilang bomb threat kahapon, bumulaga ho ito. Nako, hindi lamang po dito yata sa Bataan, sa Olonga po, pati ho sa Visayas, Mindanao, meron. Luzon, Visayas, nationwide. May uso bang ganun na doon, nationwide bomb threat? Kabilang bomb threat ang nambulabog sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno ho kahapon. Sa tala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT, hindi ho bababa sa anim na ahensya ng gobyerno ang nakatanggap ng bomb threat. Kabilang po dyan ng Central Office ng DENR at maging ang Department of Science and Technology o DOST, ang Hall of Justice ng Cebu City at ang Provincial Office ng DepEd sa Bataan. Isa ho umanong nagpakilala ang Takahiro Karasawa ang nagpadala umano ng email at nagbabalang may pasasabugin na bomba sa mga ahensya po ng gobyerno bandang alas 3 po iyan ng hapon. At dahil po dito mga kapuso, dapat to alamin na to, tingnan na ho ito at malupit ho itong nag-uwian na ho lahat po ng mga empleyado sa tanggapan ng gobyerno . Pinatasan na ho dito, tungkol ho dito, ng DOJ, o ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, ang NBI, na tuntunin o alamin na nagpadala po ng email na naglalaman po ng bomb threat na iyan. Dineklara na ng PNP na peke ang mga banta na iyan na posible umano na mula ho sa ibang bansa. Bakit yung mga target ng ganitong mga peking email o mga bomb threat, pati target po ng mga hacker, yung pong mga may, yung mga website, nanatama mo, Andrew, yung mga website na merong .gov.ph. No? Mukhang yun ang kanilang inaasintaho ngayon.
Kaya siguro dapat dito nakatoon ng ating mga galing na mga anti-hacker team, anti-hacking team ng DICT. Ito ho muna bago tayo mag-break. Good morning ho pala sa ating mga taga-subaybay sa ating pong Facebook Live. Nakikita ko inyong mga mensahe po rito. Mami Tony, Mario Chinada, Joy Ann Montilla, Herminildo Domen. Good morning sa inyo. Si Welling Ramos, si Christian Ustinia, Sherry Ustiniano. Nakikita ko yung inyong mga pagbati. Maraming salamat po sa inyo. Mula po sa rescue operations, mga kapuso. Retrieval operations na ginagawa ngayon ng mga rescuers sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Kahapon, ilang labi pa ang nahukay mula sa guho kaya't umakyat na sa 68 ang kumpirmadong namatay sa naturang trahedya. Sa ngayon, 51 pa ang patuloy na hinahanap ng mga rescuer, mga kapuso. Manong Balita. Magbabalik ko tayo sa radyo na, TV pa, kurtesiya na, disiplina pa. Ben naman ang mga balita, 19 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Ben naman ang balita. Nanindigan tayo sa ating samahang walang iwana. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo, number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo mga kapuso. Pagod ka na ba sa buhay at naghahanap ng swerte? Baka ito na ang chance mo na manalo ng mga papremyo. Manood lang ng Black Rider sa GTV 9:40 PM gabi-gabi. Mag-selfie habang nanonood at i-post yan sa aming social media pages. Baka ito na ang swerteng babago sa kulay ng buhay mo. Alas 5.44 na ho ng umaga, radyo na, TV pa, kurtesiya na, disiplina pa. Punta na ho natin ng mga report mula po sa ating mga Super Radio Reporter. Unang balita, magagaling mula kay Pare Mau de la Cruz. Pag-company sa drainage sa Andrew Savinio sa Pasay, nagdudulot po ng pagbagal sa daloy ng trafiko. Nako, sumabay pa, Pare Mau de la Cruz. Pare Mau, magandang umaga. Ay, ganoon na nga pare nga all in, no? Sa mga orse ito, ito nga Andrew Savino. Kung galing ka ng tramo, no? Galing ka ng Edsa tramo, kakanan ka ng Andrew Savino, nako'y matraffic na sa mga orse ito. At mga 30 minuto, mag-isang oras na yung pagbibigat ng daloy ng trafiko sa lugar. Malapit ang matapos paring early, itong construction ng drainage system, ito yung box culvert, ano, sa aking nilunan, dito sa kahapan ng Andrew Savino sa Pasay City. Ang Department of Public Works and Highways, itong South Manila District Engineering Office, ay nagsasagawa ng tinatawag nilang tapping o koneksyon na kasalukoy yung westbound box culvert doon sa existing dito sa eastbound na bahagi. Simula ito, nagsimula ito noong 8 ng Pebrero at inaasahan tatagal ito hanggang 28 ng Pebrero. Ibig sabihin, halos isang buwan itong ganitong maranasan na pabigat na daloy ng trafiko. Ito'y mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Makikita mo sa aking likuran, paring Orly, ay isang lane lamang ang nadadaanan sa mga os ito. Sapagkat galing, sa kalagitnaan, ay makikita mo itong ginagawang box culvert. Idinudutong doon sa existing na box culvert.
Yung mga natitirang repair works daw ay magdudulot ng bahagi ang pangisara ng kalsada dito nga sa Andos Avenue na sumasaklaw dito sa eastbound na bahagi mula sa domestic road papunta sa Naiya Airport. Ano? Pinapayuhan early ng Department of Public Works and Highways, NCR, ang mga motorista sa pagbagal ng trapiko at gamitin daw ang Naiya Expressway ano? Bilang alternatibong ruta. Yan lang ang nakikita kung pwede nilang gamitin dyan na expressway kasi walang ibang alternate yan. Doon ka sa may papuntang domestic, EDSA, tramo, pwede kang lumigid sa kabila. Pero yan, yan lang ang daanan, papuntang from domestic, papunta ng Terminal 3. Ay, totoo yan. Ha? Baka nalilito yung ating mga babae. Aga-aga, parang, ang aga-aga, tukod na yan, na masakit sa ulo yan, parang mama. Ay, matsaki mo, tatlong lane yan, pupunta sa isang lane lamang. Ay, yun nga, napakabigat yan. At doon sa mga nakikinig sa atin, ano, ito yung galing ng tramo, EDSA, tramo, at kakain na pag kumaliwa ka, Naiya Terminal 3. Pag kumanan ka, papunta ka ng Naiya Terminal 2, Terminal 1. Eh pagkano mo palang nandoon na yung ginagawa ang back culvert, ano, dinudugtong doon sa kabila. At yun ang nagiging dahilan ng pabigat ng daloy ng trapiko. Maghapon na ito, parang Melo, parang Orly. Ano, at sabi ng City Police, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Pero sa aking pagtingin dito, eh wala yung oras na binabanggit nila maghapon pagdamag ma-traffic itong lugar na ito. Itong bound yung papunta ng Naiya Terminal 2, Terminal 1 ang ma-traffic. Yung kabilang side, yung galing ka ng lumang airport, galing ka Terminal 1, Terminal 2 at yung lumang terminal ay papunta ka ng papalabas ka ng EDSA, walang problema na maluwag ang daloy ng sasakyan. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, DMA Super Radio, DCWB, dapat ito. Pera manong balita. Maraming salamat, pare Mau de la Cruz. Ika to sa pagmamaneho. And speaking of pagmamaneho, mga kapuso, wag na ho tayong magtatangka pa sa mga naka-e-bike, tricycle, at mga pedicab na magtungo sa mga national road. Kaya ng umaga, nakita ko ang haba ng pila ng mga nahuling tricycle dyan sa may Commonwealth. Papunta ko yata sa tangkapan ko yun ng DPOS ng Quezon City. Eh nahuli, baka andudun yun sa may ano eh. Andudun sila sa may Commonwealth, sa may... Yung mga ano, mga nag-aadid ng mga mamamalengke. Nako po, wag na tayo magtatangkat. Marami yung nanguhuli ho dyan bilang pagsunod sa direktiba na rin po na bawal yung mga ganyang uri ho ng sasakyan sa ating pong mga national roads. Samantala, ilang lugar sa Maynila mawawalan ng supply naman ng kuryente ng 4-5 oras gayong araw at bukas. Nako, pakinggan niyo ho ito, mga nanay, mga tatay. Isang lugar yan sa Maynila mawawalan ng kuryente. Manny Vargas, Manny! Ngayong araw nga mawawalan ng supply ng kuryente sa bahagi ng San Jose Street sa area ng Sampaloc mula yan alas 8:30 ng umaga mamaya hanggang alauna 1:30 ng hapon. So 5 oras mawawalan ng supply ng kuryente sa abisong inilabas ng Manila Electric Company o Meralco na ipinabot sa pamanang lungsod ng Maynila. Bunga ito ng maintenance work na gagawin ng naturang kumpanya sa kanilang mga linya sa bahagi ng Sampaloc, gayon din sa Ermita at Tondo. Kung kaya't 4-5 oras ang mapuputulan ng supply ng kuryente ang ilang lugar na yan ngayong araw at maging bukas. Bukas naman ang mawawalan ng supply ng kuryente sa magkaibang oras mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang bahagi ng General Luna Street sa Ermita at alas 8:30 ng umaga hanggang alauna 1:30 ng hapon naman sa One Luna Street sa Tondo. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat, totoo. Buena manong balita! Meron na lang po tayo 11 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Dismayado po ang mga chuper o ilan po mga chuper, yung mga nagmamaneho po ng mga pampublikong sasakyan. Sa ipinairal ngayon pong araw na ito na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Katitinglan daw ho kasi. Niwala ho yata silang mapapala ho doon sa 10 sentimo na bawas kada litro ng diesel. Giit nila, baliwala lang ho daw ito, talon-talo. Matatandaan na bago po yung bawas presyo na ito, eh halos piso, 50 sentimo na po pinatupad ang dagdag presyo ng mga kumpanya. Tama, limang sunod-sunod na linggo yun. Limang sunod-sunod na linggo na pagtaas ng presyo ng diesel nito pong nakalipas na linggo. Sila yung nagtaas, sir. Mataas, pero pag nag-rollback naman, napakababa. Oh. Eh, ano bang makukuha namin doon kung di kami talo pa rin?
Okay, talagang ganyan ang buhay. Noon pa naman talaga eh. Roll back ng kuhan, ang katiting lang, tapos magtataas ng 2 peso. Wala tayong magawa, talagang ganyan. Wala tayong magagawa kasi ano ang gobyerno yan eh. Sa kanila yan. Tapos, dapat sana hindi ganun. Dapat balance eh. Ah, hindi ka kontento, sir. Okay. Baliwala din sa amin yun kasi parang hindi naramdaman ng driver eh. Hindi ramdam? O, hindi namin ramdam eh. Gusto niyo sana mas malaki? Oo, kung mas mataas sana ng konti, di mas maganda. Iyan po yung ating mga nakausap, mga kapuso, ng mga driver ng pampasayarong jeepney. Ni walang natuwa kahit pa sinabing Valentine's Day bukas. Hindi raw makakabili ng bulaklak yun. Talaga naman. Siyam na minuto ho bago mag-alas 6 ng umaga. Buena manong balita! Dalam po ating mga buena manong mga balita, nasawi ang isang sanggol na 7 buwang gulang pa lamang. 7-month-old na baby. Ito po'y makarang ihagis ng kanyang tatay sa Bagsaysay, Davao del Sur. Ay nako, mukhang may problema siguro sa investigasyon po ng polisya. Pinakiusapan ng kanyang asawa yung suspect na si Angelo Malit na patulugin ang kanilang anak sa duyan dahil may ginagawa pa yung misis. Pero sa lib daw na patulugin, nako po, ang ginawa nung tatay, kinuha yung sanggol. Tapos ay inihagi. Sa paghagis, eh, tumama ho dun sa kawayang hagdan ng kanilang bahay. At nadali ho yung leeg nung bata. Ayun, nasa presinto ho ngayon yung tatay at nahaharap ho yun sa kasong parricide. Isa talaga di mo masabi pagkakataon, ano? Iniisip natin, magulang, tatay, anak, nagagawin na lahat sa kabubuti ng kanilang anak, tatay, nanay. Pero minsan sa kami pa ng mga magulang, nakikitil ang buhay ng isang walang kamuwang-muwang na sanggol. Eto pa ho mga kapuso. Buena manong balita! Iimbestigyan na ho ng Senate Blue Ribbon Committee. Parang medyo, Senate Blue Ribbon Committee ang tawag doon, hindi Senate Bureau of Investigation. Ayun, kaya naman. Pasensya na ako, may naririnig ko ba kayo sa background? Sabi, parang Senate Bureau of Investigation, ang director ng NBI yun eh. Ito ay kung paano raw na ipuslit sa bansa ang dalawang hypercar. Naku, nakita nyo ko yung sa 24 kahapon. Nakikita ko lang ngayon kung hindi ko sa mga pelikula, sa mga matchbox. Pero ka ba doon, Rick Macdon? Ayan o, nakikita nyo sa radio na TV pa. Parang Romel, saan mo ba nakita yan? Fast and the Furious 4, 5, 6. Yung pinatalon sa building sa UAE ba yun? Oho, ito ho, matatanda na sa privilege speech ng sa Senado. Sinabing na irehistro umano ito sa LTO. Yung dalawang mamahaling sasakyan na ito, na pag nakita nyo ninyo yan, hindi ho uubra sa kalsada o sa amin po ito. Isang humps lang ito sa side ng under chassis nito. Sayan na halos eh. Parang 2 pulgada lang ang taas eh mula sa kalsada. Nairehistro ang 2 sasakyan na ang presyo ay nasa 165 million pesos ang isa. 165 million pesos gamit ang peking dokumento mula umano sa Bureau of Customs. Naisuko na ho sa mga otoridad ang isa sa 2 sasakyan. Hinahanap pa ho yung kulay asul. 2 ho ito, kulay asul at kulay pula. Yung isang hinahanap na kulay asul, pag nakita ho ninyo, paki-inform po ang otoridad, ang Bureau of Customs. May plate number umano ito na NIM5448 na umano yung nakarehistro sa isang Thu-Thang Nguyen, mga kapuso. Yan yata sasakyan na pag dininan mo si Linyador ng 5 segundo, nasa 100 kph ka na agad. Diba? Parang turbojet. Hanggang anong 400 kph? Bilis naman nun. Sasakyan pa bang panlupa yun? Nakatanggap ho mga kapuso, hindi ho nakalusot, pati po mga taga Comelec. Nakatanggap ng radio challenge mula sa China, yung mga aeroplanos na kaya po nila patungo ng Pag-asa Island. Ito po yung para sa registration na ginagawa ho nila ngayon. Kahapon, nagtungo ang delegasyon ng Comelec sa Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Islands sa Palawang. Palawan! Hindi, kasi kaya nyo bakit? Pinapanawagan daw ni Andres si Ambassador Wang. Are you listening, Ambassador? Pati ba naman taga-Comelec, hindi nyo na pinatawad?
sana pinaakyat niyo yung barko sa ere para para bombay ng tubig yung aeroplano. Oh, nako naman oh. Hindi naman mangyayari ho yun. At kasabay ho nito, tiniyak po ng AFP Western Commando WESCOM ang seguridad ho sa isda, lalo tanaw doon ng ilang artificial island po ng China. Sa totoo lang po mga kapuso, tinatawa na lang ho yata din ng Pilipinas eh. Banging ng ibang bansang ang dyadyan po at madadaan po sa West Philippine Sea. Yung mga ganyang pa-challenge-challenge ng China. Sana nga angking kayo, hindi naman ninyo yan. Kahit yata yung ilang mga ano mga cargo ship na dadaan dyan sa may international lane sa South China Sea. Pag may narin radio challenge eh, nakikiangkin na naman kayo dyan. Ambassador Wang, oh. Eto mga kapuso, baka ho meron ho kayong gustong maging reaction po dito. Buena manong balita! Kasi ho, ipinapanukala na raw ho mga kapuso sa camera ang pagpapahinto sa paggamit ng toss coin. Yung pong pag nagbotohan, eleksyon. At ang dalawang kandidato nagtabla. Palma, parehong tag 100. May 200 botante, tag 100 sila. Ang mananalo ho doon ay malalaman sa pamagitan po ng toss coin. Tama ho kayo. Yung termino ginagamit sa kanto dyan, Cara Cruz. Cara Cruz. O yung mga ginagawa ng mga tambay pag walang pasahero. Ipinunto ho ni Cotabato 3rd District Representative Alana Samantha Tarino Santos sa kanyang panukala na kailangan ng pagresolba sa pagdablog po ito ay maging fair. Layunin anya nito na matuldukan ang kawalan ng fairness o pagiging patas na subisira umuna sa demokratikong proseso at prinsipyo ang tinatawag na majority rule. Kapag naging ganap na batas kung merong dalawa o higit pang kandidato na makakuha ng botong penal na resulta, ay ipadadala sa sanggunian na magdaraos ng special session. E paano kung kasama sa pinagbobotohan, ibubuo ng sanggunian? Ang sanggunian na magbe-break daw po ng tie sa pamagitan po ng majority vote. At sakali ng mga posisyon ay district representative o district sanggunian member, ang mga miyembro ng sanggunian na naturang distrito ang boboto ho dito. Ano mo sa tingin po ninyo? Sa tingin nyo ba yung ganyang... kasi kung sinasabing majority rule, eh tabla nga eh. Anong majority doon? Eh pareho nga sila nakakuha ng boto. Kaya nga, hindi nyo napapansin, pag nag-toss ko yun, nag-karakrus, nag-toss ko yun sila, mas katanggap-tanggap po yun. Para ho sa iba. Kesa iaasa mo dun sa, merong konseyo dito, merong grupo, o merong lupon sila ho ang magre-resolve sa ito. Baka dun pa ho magka-problema. Para ho yan sa iba. Para ho sa pananaw. Kahit ako siguro, pananaw ko, ganun din. Mas okay po siguro, mag-toss coin na lang ho tayo, mga kapuso. Buena manong balita! Paalam na tayo mga kapuso. Huwag kong kalimutan, Valentine's Day po tomorrow. Maraming salamat. Hanggang bukas sa mga kapuso nating senior citizen, good morning po sa inyo. Magkarinigan po ulit tayo. Susunod na po si Melo del Prado sa Super Radio. Pare Melo, eto na, tara na, ikaw na. Magandang umaga, radio na, TV pa, kurtesiya na, disiplina pa. Pena manong balita. Grateful and happy dahil GMA Radio ang number 1 for 2023. Number 1 AM station ang Super Radio DZBB at number 1 FM station ang Barangay LS. Maraming salamat mga kapuso. Yeah.
He's given a chance to change his life. Balita ko, may bago kayong head coach. Wala akong pakialam kung matalo kayo sa laro ngayong taon. Hindi ako magko-coach sa team na hindi kayang tapatan yung kalaban. The Way Back, Tuesday, 8 p.m. on G-Flix, on JTV. Matagal ka ng parte ng Golden Scorpio. Paano naman kami maniniwala sa'yo? Para papaksak niyo si Edgar Morales. Pag may kailangan ka, sabi ka agad. Parang may nakatingin lang mo kanina. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. You're watching Double B TV on GTV. Sa Super Radio, Easy Double B. Oras, mga kapuso. Isang minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Good morning! Ganda umaga po sa inyo. At narito na po ang ating mga balita. Ika-anim at dalawang minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga, mga kapuso. Ito na tayo. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Balita na tayo. Mabalitang gising na gising, buhay na buhay. Narito na po ang ating mga bagong-bagong mga balita. Super Radio. Bagong-bagong balita. Bawas presyo sa produktong petrolyo ipinatupad ng mga kumpanya na langis ngayong araw. 6 sentimo ang bawas presyo ng mga kumpanya ng langis sa kada litro ng gasolina, habang 10 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Mayroon ding 40 sentimo na bawas presyo sa kada litro ng kerosene ng ilang kumpanya ng langis. Super Radio! Alas 6:03 na po ng umaga. Bagong-bagong balita! Ilang palaisdaan sa Bangi, Ilocos Norte na tutuyo na dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Nazario Briguera, tagapagsalita at head ng Information and Fisher Folk Coordination Unit ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, vulnerable sa epekto ng El Nino mga isdang tabang. Para maiwasan ang pagkatuyo ng mga palaisdaan, ipinayo ng BFAR na dapat sundin ang tamang paglalagay ng bilang ng fingerling sa mga fish pond. Palalawakin din ng BFAR ang operasyon ng mga mariculture parks o mga palaisdaan sa dagat o fish cages dahil hindi sila apektado ng init na dulot ng El Nino. Oras natin, 3 minuto na po, 4 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Bagong-bagong balita. Bilang na mga nasawi sa landslide sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro, umakyat pa sa 68. 32 naman ang sugatan, habang 51 ang nawawala. Ayon kay Edward Makapili, Executive Assistant for Communications and Public Relations ng Davao de Oro, simula ngayong araw ay ilalagay na sa search and retrieval ang operasyon ng mga rescuer mula sa search and rescue. Alas 6:04 at 34 segundos. Bagong-bagong balita. European investors na babahala sa mga debate ngayon sa Pilipinas singkil sa pag-amienda sa konstitusyon. Ayon kay Florian Gutain, Executive Director ng ECCP o European Chamber of Commerce of the Philippines, tumawag sa kanya ang ilan nilang miyembro hinggil dito at may nakitang uncertainty o kawalang katiyakan kung saan ito hahantong. Sinabi ni Paolo Duarte, Pangulo ng ECCP, na sa foreign investments sa Timog Silangang Asya, 4% lang ang pumasok sa Pilipinas, kaya kailangan kumilos para maitaas ito. Suportado naman ng Canadian Chamber of Commerce of the Philippines ang pag
pag-amienda sa konstitusyon para alisin ang economic provisions o restrictions para mas maraming dayuhang negosyante na makapasok sa Pilipinas. Oras natin, 5 minuto na po makalipas ang 6:00 ng umaga. Bagong balita. Kamara, handa ng sangayunan ang resolution of both houses number 6 sa oras na ipasa na ito ng o ipasa na ito ng Senado. Ayon kay House Deputy Speaker Representative David Suarez, paubos na ang panahon para maipatupad ng pagbabago sa economic provisions ng saligang batas. Bubupaan niya ng Constituent Assembly na susuri sa mga pagbabago bago ito i-endorso sa COMELEC o Commission on Elections saka idaraan sa plebisito. Alas 6:55. Bagong balita. Ilang leader sa bansa tila hindi naunawaan ang mga batas kaugnay ng foreign ownership. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, may mga batas na para sa 100% foreign ownership gaya ng Retail Trade Liberalization Act at Public Service Act kaya hindi na kailangan ng charter change para buksan ang ekonomiya. Pero ayon kay Trade and Industry Undersecretary Rafaelita Aldaba, mahigpit pa rin ang regulasyon sa pamuhunan ng mga banyaga. Oras natin, 6:00 na po ng umaga. Bagong balita. Ilang ahensya ng pamahalaan binulabog ang bomb threat kahapon sa tala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT. Hindi bababa sa 6 na ahensya ang nakatanggap ng bomb threat, kabilang ang Central Office ng DNR at Hall of Justice ng Cebu City. Pinatutuntunan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation ang nagpadala ng email na naglalaman ng bomb threat, pero idineklara na ng PNP na peke ang mga banta na mula sa isang nagpakilalang takahiro karawasa o karasawa na posibleng galing umano sa ibang bansa. Oras natin, 7 minuto na po makalipas ang 6:00 ng umaga. Bagong balita. Voter registration para sa 2025 national at local elections nagsimula na. Ayon sa COMELEC Commission on Elections, nasa 3 milyong botante sa bansa ang inaasahang magpaparehistro para makaboto sa eleksyon. Samantala, niradyohan ng China ang eroplanong sinakyan ng COMELEC patungo sa Pagasa Island. Pinangunahan ni na COMELEC Chairman George Erwin Garcia at COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. ang voter registration sa isla kung saan nasa 50 ang nagparehistro. Oras natin, 6:07:50 na po ng umaga. Bagong balita. Umano'y mastermind sa pambubomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong Disyembre, napatay sa operasyon militar nitong Enero. Ayon kay Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP, kinumpirma ng sumukong miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group na si Gaddafi Mimbasa na hindi bababa sa 9 na namatay sa military operations ng January 25 hanggang 26, December 3, 2023 nang mangyari ang pagsabog sa MSU na ikinasawi ng 4 na tao. Superradio! Bagong balita! Standby na, mga kapuso! Pupunta po tayo sa Pasig Mega Market sa ilang saglit. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga na ito. Standby, Mark Makalalad. Si Alang Gatos naka-standby sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Si Tuesday New. Ay nako, isda is life. At si Mau de la Cruz, Manny Vargas, Isa Bendanyo Mali. Ang oras po natin, 9 na minuto na po. Makalipas ang 6:00 ng umaga, radyo na, TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Mga kapuso, itutuloy na ng Commission on Elections ang registration ng mga botante mula February 12 hanggang September 30, 2024. Maliban lamang sa mga petsang March 28, 29 at 30. Gagawin ito mula Lunes hanggang Sabado, kasama maging ang araw ng holidays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paano magparehistro? Magdala ng valid ID o dokumento ng pagkakakilanlan. Sumailalim sa interview ng registration staff. Mag-fill up ng application form at i-check mabuti ang mga detalyeng inilagay dito. Sumailalim sa biometrics. Saka kayo bibigyan ng acknowledgement receipt. Para maisakatuparan ang inyong karapatang bumoto, magparehistro na, mga kapuso! Naninigilan tayo sa
ating samahang walang iwana. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakatiwalaan para sa inyo mga kapuso. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Matagal ka ng parte ng Golden Scorpio. Paano naman kami maniniwala sa iyo? Para pabaksak niyo si Edgar Morales. Pag may kailangan ka, sabi ka ulit. Parang may nakatingin lang mo kanina. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. I'm home, babe. Nandiyan ba si Jordan? Ang tumututol sa kasalang ito, magsalita na o habang buhay ng manahimik? Asawa ng asawa ko. Ang mga lalaki nga naman, pag may nagawang kasalanan, dinadaan sa sorpresa. Bakit mo ginagawa yan? Surprise! Sabi mo nga sa akin ito, may ginawa kang kasalanan. Meron. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Super Radio, DZWB. Musta kayo dyan? Oh, binulabog tayo ng bomb threat. Kahapon, oh, nako mga kapul, nationwide daw ang bomb threat. Meron sa Quezon City, Central Office ng DNR, sa Hall of Justice ng Cebu. Mga taga Cebu, magandang umaga po sa inyo. Metro Manila, good morning. Magandang umaga, Metro Manila. Ito sa Metro Manila, yung Central Office daw ng DNR. Diyan sa Zambales, yung tanggapan ng isang tanggapan ng ilang tanggapan ng pamahalaan sa Bataan, ganun din. Mga pampublikong paaralan. Nako, itong mga walang magawa na ito, Diyos ko. Meron naman doon sa Davao del Sur, isang buwanggulang na sanggol na babae, bata, mga kapuso, inihagis ng ama sa barangay Tagaytay sa Magsaysay, Davao del Sur. Ano ba nangyayari sa bansa natin? Ano ba nangyayari sa mga tao? Napapraning. O, pati ba ang droga nakakarating na sa kasulok-sulukan ng Pilipinas? O, yay, naku, Melo del Prado, kamagtaka. Pati sa bukid, meron mga nag-a-addict. Ganon. O, ano nangyari dito sa tatay na ito? Live-in partner pala ito nung nanay, nung bata. Diyos ko naman. Alas 6:04, 14 na po. Super ang radio. Oras natin, ang pag-usapan natin ngayon ay ang cha-cha.
walang kamatayang tsatsa mga kapuso. Aba, ito po ay dinidinig na sa Senado ngayon doon sa tungkol sa resolution of both houses pala ito. Tingnan natin. Dito tayo. Ito ngayon ang usapan. Hindi daw naunawaan ng ilang leader sa bansa mga batas kaugnay ng foreign ownership. Nako. Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio nagsabi, mga kapuso. There appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. Naman. We do not need to amend the Constitution. We should have a single-minded focus on the scandal that we have 21% of our population living in poverty. All of our neighbors in Southeast Asia have single-digit poverty incidents. We got some calls from some of our members following the news and the political debate about how this might unfold. There is some uncertainty out there. Uncertainty. There is a negative correlation between FDI performance and this regulatory restrictions. And of course, the more open you are, the higher the FDI inflows. Aha. Ito. Kung anong masasabi mo kung although we may mga disagreement kami with respect to the urgency or the deadlines, but at least you know, we can now have the poison in the atmosphere is no longer there. The poison in the atmosphere is no longer there. Super Radio. It's everywhere. Melo del Prado sa Super Radio. DCW. It's everywhere. It's in the stomach of the common Filipino. Alam, makain. Inflation, shrinkflation pa. Yan dapat ang inuuna eh. And ako naman, ay tayo pumunta na sa palengke. Ano ba naman yan? Diyos ko naman. O, ito na. Tingnan natin sa palengke. The stomach, the poison is in the stomach. Kahit nga walang poison, namamatay ang mga kababayan natin sa gutom. Iba. Oh, walang makain, napakataas ng presyo ng mga bilihin. Ito pa, sasabay pa yata itong isda na ito. Yung mga nagtitinda ng isda sa Pasig Mega Market, umaasang dadami ang supply ng isdang tamban kahit umiira lang El Nino. May problema ngayon sa mga, ano tawag doon, aquaculture. Yung mga isdang tabang na nasa palaisdaan, mga kapuso, natutuyo po ang mga palaisdaan natin. Sisinghap-singhap ang mga isda natin. Mark Makalalat, good morning, Mark. Super Radio. Mark, yuhuu! Alas 6:17 na po ng umaga, oras po natin ito na nakikita natin si Mark Makalalad, putim-puti. Nasa ano to, nasa Pasig Mega Market po ngayon. Yun nga po ang problema. Opo, natutuyo daw po ang mga palayan tuloy. O kasama na yun, yung mga palaisdaan po natin. Ito na si Mark Makalalad. Mark Makalalad! Super Radio! Good morning! Good morning! Magandang umaga sa iyo, Kuyang Melo, at sa ating mga kapuso. Naririnig mo na ba ako? Ayoko naman. Ayan, oo, mainam. Eh dito sa Pasig Mega Market, nagtanong-tanong tayo. Ang sinasabi kasi ng BIFAR, eh, kung merong negatibong epekto ang El Nino, eh meron naman daw itong magandang epekto, Kuyang Melo. Ito yung sausapin ng produksyon ng isda, particular na yung sardinas. Yan. Ayan, oo. Eh marami daw ang magiging supply nito kapag tag-init. Kaya naman, inikot natin itong palengke. Ang sinasabi ng mga nagtitinda dito, particular ng tamban, kasi tamban. Ito yung pangkaraniwang ginagawang sardina. Tama. Yung tamban na yan, ano mo? Baka apektado rin sila doon sa kailaliman ng dagat, kaya pumupunta sila sa Dalampasigan. Ha? Ay, ilang beses na may mga dumadayo na tamban sa ano, sa playa. Ah, diba? Tama ka dyan, Kuyang Melo. May kinalaman daw dyan yung lamig ng panahon. Kasi mula December hanggang nitong December nung nakarang taon at Enero ng taong kasalukuyan, matumal daw ang supply ng tamban. Sa katunayan, sa limang mga inikutan natin na mga nagtitinda ng isda dito sa palengke, isa lang yung nakita ko na nagbebenta dito ng tamban. Sa ngayon nga, yung presyuhan nito umaabot na sa 160 pesos kada kilo. Pero dati, 100 pesos lang yan. Ibig sabihin ko yung Melo, sa loob ng dalawang buwan, 60 pesos yung itinaas sa bentahan ng tamban. Inaasahan naman nila, natanong natin kung yung
BIFAR ba, yung datos ng BIFAR, eh tama ba ito? Kaya nga sinasabi na kapag tag-init naman daw, eh marami naman daw talaga yung tamban. Kaya inaasahan din nila na bababa yung supply ng tamban dahil darami ang supply nito. Ayan. Oo, eh nabati na dahil sa tumitinding epekto ng El Nino, meron na kasing ilang palaisdaan naman yung naapektuhan, kaya tumataas ang presyo ng ilang isda. Oo, kumbaga Kuyang Melo, meron talagang negatibo, eh merong positibong epekto din itong El Nino. Para maiwasan umano yung pagkatuyo ng palaisdaan, ipinapayo nila yung sundin yung tamang paglalagay ng bilang ng fingerling sa mga fish pond. Pakinggan natin yung tinig ng aking nakapanayam. Oo, kasi pagkatag-init, at saka ano, kalma sa agad, kaya ang tambal lumalabas. Ayan, mahina. Mark. Mahaba yan, Kuyang Melo. Anong sinabi ni Owen? Ang sinasabi niyan, Kuyang Melo, na kapag panahon talaga ng tag-init, eh, lalo ngayong El Nino, inaasahan naman daw nila, darami yung supply ng isda, eh, katulad ng tamban, at maging mga ibang mga isda na rin, Kuyang Melo. Baka pwede nating balikan na yung ating panayam. Nang marinig ang paliwanag. Owen? Ayan. Wala si Owen. Oo. Ayan ang tinig ng ating nakapanayam. Mga wala nga eh. tahimik na tinig. At tahimik na tinig ng ating nakapanayam. Magkano ang isda nga dyan, Mark? ₱160. Yung tamban. May iba pa ba? Kasi may kahapon nagmonitor ang DA. Ang milkfish, bangus? Bangus. Bangus. So ito, Metro Manila ito eh. 140 to 260. Ayun. Depende sa size yata yun. Depende sa laki, Kuyang Melo. Oo. Pero yung nakita natin dito kanina, nung nag-ikot-ikot tayo, yung mga medium size, mga nasa 200 eh. Yun. Yung 260 na ata yung pinakamalaki. May tilapia, 110 to 180. Kano dyan? Ayan. Eh, yung dito, nakita natin dito, yung tilapia, pinakamura, 110. Ang pinakamahal na nakita ko dito, yung malaki, 150 naman, yung malaking klase ng tilapia. Yung galunggong na bilog. Galunggong, presyuhan dito, Kuyang Melo, medyo bumaba na. Kasi ito'y umabot ng hanggang 260 nung nakaraan dahil nga sa close fishing season. Pero ang galunggong dito, meron tayong nakita umabot hanggang ₱220 per kilo, Kuyang Melo. Yun. Yan lang. Alumahan, 260 kahapon. Monitoring hanggang 380. Yun. So, ayan. Tuyot na raw ang ating mga palaisdaan. Maraming natutuyong palaisdaan. So, aasa tayo ngayon sa isdang dagat. Mark. Ayan, oo. Yan. Kuyang Melo, tama ka dyan. Eh, katulad itong tamban, Kuyang Melo, na kung darami ang supply, eh, inaasahan din na bababa na yung presyo niya. At posibleng bumalik dun sa dating ₱100 per kilo dahil na rin sa init ang panahon dala ng El Nino. Ang kanyang kapuso, Mark Makalala at ng GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DZWB. Salamat, Mark Makalala. Punta na tayo sa gubat sa syudad. Kalsada. Gubat sa syudad. Kalsada yan eh. Mahigit sa 70 tricycle at motorsiklo na dumaraan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pinaguhuli ng Quezon City Traffic and Transportation Department. Sabi ko nga eh, ang batas trapiko dyan, ang pagsunod, optional. Alang Gatos, Alang G! Super Radio! Kita mo, may tricycle highway. Ang binabanggit mo ay gubat sa syudad, yung kalsada. Parang binabanggit mo na malahayop ang mga pagsunod. Yung pagkakas sa kalsada, Kuyang Melo. Hindi naman. Baka hagatin tayo ng mga ahas niya pag dumaan tayo sa mga suwagin tayo ng mga yan. Eh, ito ko po. Eh, baka nabawasan na kahit papaano yung mga aksal pasaway sa bahagi ng Commonwealth dahil nga sa ginawang operasyon ng mga tauhan. Ni Bong Nobreha. Hindi. Quezon City traffic. Nami-miss natin si Bong Nobreha eh. Good morning! ang ginagawa ngayon ni Bong Nobreha ay nagtutupo doon sa mga walang disiplina at pasaway na mga motorista. Siya nagse-seminar, Kuyang Melo. Ayun ang trabaho niya ngayon. Ang trabaho niya ngayon ay indoctrination.
Ayun. So, baka sakali tumino yung mga motorista na parati niya ang puti at natitiketan sa kalsada. Pero dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue, kaninang madaling araw, hindi bababa sa 70 mga tricycle at mga motorsiklo ang kanilang mga pinaghahasak at mga pinagtitiketan dahil sa pagiging pasaway, Kuyang Melo. Ang binabanggit sa atin ng mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department talagang inagsimula yung kanilang operasyon kaninang alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw na kung saan maraming pasaway na mga tricycle. Ayon kay Alan Cortez, Officer in Charge ng Enforcement Unit ng QCTTMD, isinagawa nilang operasyon kasunod na rin ng inilabas ng memorandum circular na ibinaba ng DILG. Meron din umano kasing sariling ordinansa ng Quezon City Government na nagbabawal sa mga tricycle at pedicab sa mga national highway. Partikular na nagsagawa ng operasyon ng mga traffic enforcers sa tapat ng Commonwealth Market, Sandigan Bayan at Litex Market. May mga pagkakataon pa umano na nakikipagpatintero ang mga tricycle sa mga mahuhuling mga enforcers. Ang ibang mga pinaghuli, pawang mga kulorum, habang ang iba naman ay out of line. Yan. Wala rin manong out of line, Kuyang Melo. Oh. At wala rin manong rehistro ang iba pang mga pinaghuhuli na mga tricycle. Ang iba naman na mga nakamotorsiklo na bumabaybay sa bahagi ng Commonwealth ay walang suot na helmet. Pakinggan natin tinig ng ating mga nakapanayam, Kuyang Melo. Ang base po kasi doon sa binabang memorandum ng DILG o memorandum 195, na prohibited, reinforced o prohibited ng tricycle and pedicab sa National Highway. And then dun sa aming 237 o yung Tricycle Management Code of Quezon City. Yun, paalala lang na huwag na silang bumiyay sa National Highway kasi napakadelikado talaga yun eh. Unang-una, para safety rin sa kanila yun. Kaya pinagbabawal na bumiyay sila sa along National Highway. Sa aabot sa 500 piso ang multa na kakaharapin ng mga binasak na mga tricycle at 250 pesos naman na dagdag bayad para sa impounding area. Sa kasalukuyan ay nasa Manila Sidling Bank. Sa Quezon Avenue ang mga pinag-aatak na mga tricycle kanina madaling araw, Kuyang Melo. Patutubuan ng ano yun? Sidling Bank eh. Didiligan muna. Didiligan bago patubuan sa Manila Sidling Bank. Doon kasi ang ginagawang impounding area ng mga pasaway na mga tricycle. Ako si Alang Gatos ng GMA Super Radio DCWB. Dapat ito. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6:27 na po ng umaga. Super Radio. Baka puso, oy, bukas at 13, bisperas ng Valentine's Day at saka bisperas ng Ash Wednesday. Kayo ba gusto nyong magpakasal? Ha? Sagot! Iba ayaw na eh. So ano muna, live in, huwag ganyan. Mahabang ligawan, okay lang. Getting to know each other, okay lang. Yung gusto nang magpakasal talaga, iba ba nga eh, engaged na eh. Di ba? Naghihiwalay pa eh. Ay, kilala akong ganun eh. Engaged na nga sila eh. Hiwalay pa eh. Alas 6:20. Showbiz ba to? Showbiz? Pwede, mamaya. Usapan natin yan. May alok na kasalang bayan ng pamahalang lusod na Valenzuela. At 13 nga, bisperas bukas. At 13 na bang... Oo nga pala, bisperas ngayon. Dahil bukas po ay a 14, ay bisperas ng Valentine's Day at saka Ash Wednesday. May alok na kasalang bayan ng pamahalang lungsod na Valenzuela kung saan hindi lang kasal ang libre kundi pati na rin ang inyong handa at pang-honeymoon. Ayos. Good morning! Para sa mga gustong magpakasal, mayroon kayong hanggang ngayong araw para magparehistro. Ito sinabi ni Mayor Wes Gatchalian. Melo del Prado yan. Sa Super Radio DZWB. Mayor, pasok! Not only because it's Valentine's Day, but sabay na rin po ng okasyon ng aming Charter Day. So talagang pinaghahandaan po ito, Bet. So libre handaan, may libre, of course, konting regalo tayo, libre rin ng flowers, at pati honeymoon, libre na rin po. Wow! Makakatanggap po sila na overnight stay ho sa isang hotel.
Super Radyo. Melo del Prado sa Super Radyo. DZW. Ang ating pong text connect, mga kapuso. 0917-594-5941 ang ating Twitter. Ngayon po ay X at DZBB ng mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman ay at DZBB ng mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radyo DZBB 594 kHz. Alas 6:29 na po ng gabaga, mga kapuso. Huwag pong pahuli sa mga malalaking balita at talakayan, sa mga malalaking issue. Subscribe na sa YouTube channel ng DZBB. Magtungo sa at DZBB 594 sa YouTube at mag-subscribe. Alas 6:29 o alas 6:30 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radyo DZBB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Naninigitan tayo sa ating samahang walang iwanan. Maraming salamat for making GMA Radio number 1. DZWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakatiwalaan para sa inyo, mga kapuso. I'm home, babe. Andiyan ba si Jordan? Ang tumututol sa kasalang ito, magsalita na o habang buhay ng manahimik? Asawa ng asawa ko. Ang mga lalaki nga naman, pag may nagawang kasalanan, dinadaan sa sorpresa. Bakit may ginagawa yan? Surprise! Sabi mo nga sa akin ito, may ginawa kang kasalanan. Meron. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Napakahusay mo talagang bata ka. Paano mo papatunayan ang iyong katapatan? Kaya kong ibigay sa iyo si Jang Yong. They will do everything to bring her down. Walang nagsabi sa akin kung anong kalagayan niya. Sinabi ko sa iyo pero hindi mo ako pinansin, hindi ba? Kumalat na rin ito sa labas. May mga nahawahan na raw malapit sa kanya. Jung Ho arrives in time. Huli mo kong iniligtas. Maraming salamat. Papanganib sa atin kapag lalaki ang naging anak ni Yon Sang. Jewel in the Palace. Weekdays, 2:30 p.m. and Saturdays, 3 p.m. on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Yo.
nanalo. Yung po mga tinig na narinig nyo sa umpisa ng ating palatuntunan ay kina-retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na nagsabing there's a lack of understanding by our leaders of the extent of foreign ownership under the law of business in our country. Nako po. Coming from a former Associate Justice of the Supreme Court na lecturean tuloy yung mga ating namumuno sa ating bansa. Kaya init na init sila sa chacha. Hindi daw kailangan ng chacha. Chicha daw ang kailangan, lalo ta nagmamahalo naman ang presyo ng mga bilihin natin. No? Yung pong balita namin kanina tungkol sa sanggol na inihagis, ano po yon sa Barangay Tagaytay sa Magsaysay, Davao del Sur. O di man, sabi ko nga, ano ba pinasok ang kukutin nitong at inihagis pati yung bata. Patay yung bata. Kundi nakadroga yan, talagang ewan ko ano namang pwede nangyari sa kanyang kukuti. Alas 6:35 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas, mga kapuso. Tayo po ay may problema sa natutuyo ang ating mga palayan, natutuyo ang ating mga, yung bukirin ha, natutuyo ang ating mga palaisdaan dahil sa El Nino. Yan ha. Okay. Nandiyan na ba? Nandiyan na ba si dating secretary? Nandiyan na? Okay. Saglit lang po ata. Kasi merong issue ngayon tungkol sa, kasi kung dyan po sa mga, may nakita na ako, nakapunta ako sa isang bukid, palayan po ito, merong ano eh, merong mga tawag din, Solar Powered Irrigation System, SPIS ang tawag. Nung pa pala, matagal na yan eh. Matagal na po yan, nung nakalipas na administrasyon pa yan, nang yan po ay itatag, itayo, mga kapuso. Pero ngayon po, merong mga napabayaan, merong hindi na po gumagana, merong hindi pa pala na turnover. Hey, Super Radio. Ano na 'yan? Punta muna tayo kay Tuesday niyo, mga kapuso. Melo del Prado. At, sa Super Radio. DC. Dito tayo sa isda muna. Mamaya-maya pag-uusapan natin yung tungkol sa isda na 'yan. Produksyon ng isda sa nakalipas na 6 na taon, maganda ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tuesday Joe, Nanay Tuesday. Super Radio. Maganda-ganda na ngayon ang lagay ng produksyon ng isda sa bansa mula noong 2018. Sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson na Sir Briguera na bago kasi mag-2018, may 10 taon ang nakalipas na pababa ang trend ng fisheries production. Pero simulaan niya ng 2018, nagkaroon na ng upward trend. Magandang sinyales at patunay na nagkakaroon ng resulta ang mga hakbang o interventions at conservation measures na ipinatutupad ng pamahalaan. Nagkaroon lamang anya ng bahagyang pagbaba sa produksyon noong 2020 dahil sa pandemya ng COVID-19. Sinabi ni Briguera na umaabot sa 4 na milyong metriko tonelada ang average na produksyon ng isda ng bansa. Noong isang taon anya ay tumaas ang produksyon ng isda sa una, ikatlo at huling quarter ng taon. Nagkaroon lamang anya ng pagbaba sa second quarter dahil sa tumaas na operational cost bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan, kaya't namamahagian niya ang pamahalaan ng fuel subsidy. May mga insidente rin anya na hindi magandang lagay ng panahon na hindi naman anya kontrolado ng gobyerno, pero sa pangkabuuan, maganda naman ang produksyon. Ayon kay Briguera, kapag gumanda ang produksyon ng isda, nangangahulugan ito na pag-unlad din ng kabuhayan ng ating mga mangingisda. Monday, Tuesday. Itong datos na nakita ko, ang Pilipinas, dati fourth place sa 1985 sa Southeast Asia yata ito. Ngayon, pang 12th place na lang. 1985. Ano ba yan? 1985. Fourth place tayo. Fourth place. Sana sa panahong ito, bumalik, umangat naman. Umangat tayo. Pero marami mga challenges. Marami mga pagsubok tayo. Una na yung kalamidad natin. Kaya na. El Nino na yan. O diba ngayon? Natutuyo. El Nino, climate change. Mga ganun. Yung pressure ng langis sa world market, nakaka-affecto raw yan sa fisheries production. Sana nga hindi tayo maubusan ng supply ng isda. El Nino, pati yung mga palayan natin, pag-uusapan natin. Salamat na Nanay Tuesday. Thank you. Ako si Tuesday Sagunyun ng GMA Super Radio DGWB. Dapat totoo. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Alas 6:39 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado, panalo! Nasa linya po natin si dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Secretary, magandang umaga po. Hello?
Magandang umaga po sa inyo. Apo, teka po, kami po ay makikibalita sa inyo sapagkat nung isang araw nabanggit kayo na kayo daw po ay nag-post sa Facebook na parang meron yata kayong concern tungkol po doon sa mga solar-powered irrigation system na hindi po gumagana o hindi pa nata-turn over. Ano po bang totoo doon, Secretary? Well, actually, ito ay nangyari sa aking bayan sa Mlang, North Cotabato, where we launched the solar-powered irrigation system 7 years ago. Ang solar-powered irrigation system, actually, ang siya namin nakita na solusyon sa ating food security program or problems, sapagkat hindi mo kailangan ng malaking infrastruktura. Opo. Para magkaroon ng tubig yung ating mga sakahan. You only need sunlight. Mm-hmm. And the source of water, posibleng underground or galing sa ilog or galing sa lake, no? Mm-hmm. Ang problema natin sa gobyerno palagi is the lack of continuity sa ating mga programa. Ay, ganun. Kaya nung umalis ako sa DA, itong programa na ito, yung solar power irrigation system, ay napabayaan. Mm-hmm. Mm-hmm. At nung ikutin ko, maraming mga units na natapos na hindi gumagana. And napakasimple ng mga problema. Mm-hmm. So nagmungkahi ako kay Secretary Kiko Laurel. Sabi ko, pwede ba nating ikutin yung mga solar power irrigation systems na ginastosan ng gobyerno para ma-review natin kung ano na ang estado, gumagana ba, may diferensya pa, ano ba mga improvements ang kailangan natin, and in the case where successful yung operations tulad ng Llanera, Nueva Ecija, napakalaking solar power irrigation system diyan. Opo. Maganda yung resulta. Pag-aralan natin what were the factors that led to the success of the program in those areas. Opo. So, napakaganda ng reaction ni Secretary Laurel kasi magkaibigan kami. Mm-hmm. Napakaganda ng reaction niya. Sabi niya, tulungan mo na lang ako. Mm-hmm. So, we are forming a team right now, a technical team, private group, na magre-review with our own initiative and expenses na magre-review nitong mga existing solar-powered irrigation systems para malaman natin kung ano ang pwedeng gawin para gumana at mapagsilbihan yung ating mga magsasaka. Mm-hmm. Ayun pala naman. So ano po yung nakita niyong problema doon sa talagang... Well, number one... Opo. Number one, ang solar-powered irrigation system kasi is a new technology as far as the Philippines is concerned. Opo. And when we talk about new technologies, talagang hindi perfect yan. In fact, natatawa nga ako sa ibang nagsasabi na wala namang kwenta yan, hindi gumagana. Eh, yung ang Toyota na mahigit isang daang taong gumagawa ng kotse, nagre-recall pa eh. Ibig sabihin, there would always be adjustments sa technology. Uh-huh. No? Hindi naman mapag-perfect yan eh. Mm-hmm. So ang sinasabi ko, i-review natin ano bang nangyari. Number one, may mga contractors na noong malaman nila na may mga projects ang DA, mga 200 yung napagawa namin eh, units. Noong malaman nila na may pera sa construction ng solar power irrigation, abay nagsipag bidding. Mm. And given our procurement process in the Philippines where we usually award the projects to the lowest bidder, maraming mga contractors na nag-participate sa bidding at nanalo na walang technical capability. Yun ang problema dun. Yan ang problema. Mm-hmm. No? Number two, I think nagkulang kami sa social preparation. Opo. Ibig sabihin, hindi in-involve yung mga stakeholders in the planning process para makapag-input sila ng mga detalyang kinakailangan para magiging successful yung project. Mm-hmm. Like say for example, dito sa isang area sa Mlang, sa bayan ko, Pulang Lupa, ni hindi na-involve yung mga local farmers in the planning process. Eh. Mm-hmm, mm-hmm. And so, hindi na-turn over sa nila yung project. Mm-hmm. Ay, no. At pangatlo, tingin ko, kailangan nating i-improve yung ating technology. Mm-hmm. Yun lang naman yung mga problema. Eh. Mm-hmm. Yung issues ng non-operation of some SPIS or solar-powered irrigation system projects could easily be resolved. But we have to look at these units one by one, assess, audit, and determine kung anong pwede natin gawin. So yung pong mga nasira, hindi naman masasabi natin na beyond repair. No. Apo. Actually, hindi naman nasira. Apo. Hindi naman nasira. Hindi lang nila na perfect yung yung system. Mm-hmm. Ibig sabihin, halimbawa, doon sa isang area na pinuntahan ko sa bandang Kalunasan, again, in my hometown, no? Apo.
napakalayo nung source ng tubig sa galing sa ilog. Opo. At doon sila naglagay ng intake box. Mm-mm. Na hindi nila consider na binabaha yung ilog na yon. Kaya nung bumaha, natabunan nung rurok yung ano, yung intake box. So Opo. Hindi na gumana. Opo. So, and the simple solution was since malapit sa ilog, nasa gilid ng ilog, mag-drill na lang ng well. At doon kukunin yung tubig. Oh. Ganun na kasimple. Oo, oh, may tubig Gagana na doon. Gagana na yung unit. May tubig na. May tubig na ron eh. May maiinom pa yung mga tao. Opo, opo. So, water distribution pipes sa kakanal. Dapat isang... Yes, opo. Water distribution pipes sa kakanal. Kasi maski meron kang solar powered irrigation system, kung wala ka namang distribution pipes sa kakanal, useless yan. Ayun, pala. But mind you, itong technology na to was what revolutionized agriculture in Israel. Mm-hmm. This is the same technology that revolutionized agriculture in Southern California, in Pakistan, in India. Mm-hmm. Kasi ito yung, it works on ironies sa mga kaibigan. Kasi ang kalaban ng farming is mahabang init. Mm-hmm. Kapag mainit, walang ulan. Mm-mm. Pag walang ulan, walang tubig. Mm. But this actually addresses all of these issues. Mm-hmm. Kasi ang solar-powered irrigation system operates efficiently when there is sunlight. Correct. So ibig sabihin, kung mainit, lalong gumagana yung iyong solar irrigation system. Oo. Tama. At ito, pwede mong itayo sa mga areas na 10 hektarya ang coverage, 20 hectares, 50 small areas na hindi pinagsisilbihan ng NIA, ng National Irrigation System, kasi pangmalakihan kasi yung NIA. So ito yung pinaka-ideal na technology for Philippine agriculture where most of our farmers actually possess small land holdings. Mm-hmm. So hindi nakakabit sa system ng irrigation ng NIA. So, Secretary, ito yung ating sagot ngayon sa El Nino kasi yan ang problema natin. Opo. Mm-hmm. In fact, matagal ko na sinasabi itong problema natin sa gobyerno. Again, no, coming from government. Mm-hmm. Ang problema natin sa Pilipino, yung ating ningas kugon mentality. Hindi tinutuloy. Gagalaw lang tayo kapag naubusan at walang tubig. Sisikaw tayo, naku, dapat mag-preserve tayong tubig. Oo. Pagkatapos ng pag-ulan, nakakalimutan na naman. Mm-hmm. We have to implement a national water management and conservation program. Opo, opo. Where we look forward to the coming years to benefit the next generation. Hindi yung kung kailan lang masusunog yung puwit natin sa kailan tayo gagalaw. At saka pag nabago administrasyon, iba na uli. Yun. Again, that is the problem with Philippine agriculture na nakatali yung ating mga programa sa termino ng ating mga political leaders. Opo, opo. Walang continuity. Tama po. Secretary, mabuti naman. Meron pa lang technical team at tutulungan yung gobyerno. Maganda po yan. Pagtutulungan ng private sector saka ng gobyerno para sa ikaw-ulat po ng ating agrikultura. Ano po, Secretary? Opo. Oh, yes. Sige po. Secretary, salamat po sa panahon at sa paliwanag at magandang balitang ito. Magandang umaga po sa inyo. Salamat din po sa inyo. Manny Piñol, mga kapuso, former Secretary, Department of Agriculture. Oras, alas 6:47 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radyo, DZWB.
pagbabalita, walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Alas 5:30 lang umaga. Double Wing sa Double B. Alas 6:30 lang umaga. Super Balita sa umaga. Nationwide. Alas 7:30 lang umaga. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Alas 8:30 lang umaga. Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Matagal ka ng parte ng Golden Scorpio. Paano naman kami maniniwala sa'yo? Para papaksak niyo si Edgardo Villares. Pag may kailangan ka, sabi ka ulit. Parang may nakatingin lang ho kanina. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Ang mga lalaki nga naman, pag may nagawang kasalanan, dinadaan sa sorpresa. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. He's given a chance to change his life. Balita ko, may bago kayong head coach. Wala akong pakialam kung matalo kayo sa laro ngayong taon. Hindi ako magko-coach sa team na hindi kayang tapatan yung kalaban. The Way Back, Tuesday, 8 p.m. on GFlix, on GTV. I'm home, babe. Nandiyan ba si Jordan? Ang tumututol sa kasalang ito, magsalita na o habang buhay ng manahimik. Asawa ng asawa ko. Del Prado? Mm-hmm. Panalo! Natutuyo! Tony! Kabandoy, natutuyo ka. Alam mo na, bukas Valentine's Day na. Wow! Si Melo Del Prado? Panalo! Alasa 52, mga kapuso, usapang natutuyo! Natutuyo! Natutuyo na po ang ilang palaisdaan sa Bangi, Ilocos Norte dahil sa epekto ng El Nino, dahil dito napaaga ang paghango doon ng mga tilapia. Yan ha? Ayon po kay Nazario Breguera, tagapagsalita, na head ng Information and Fisher Folk Coordination Unit ng BFAR, o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, vulnerable sa epekto ng El Nino, mga isdang tabang. Ako, paano yung mga talapia dyan? Talapia at saka bangus. Para maiwasan ang pagkatuyo ng mga palaisdaan, ipinayo ng BFAR na dapat sundin ang tamang paglalagay ng bilang ng mga fingerlings sa mga fish pond. Palalawakin din ng BFAR ang operasyon ng mga mariculture parks sa mga palaisdaan sa dagat o fish cages dahil hindi sila apektado ng init na dulot ng El Nino. Super Radio, Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Ito na! Maapektuhan yung mga land-based fish pond system natin, mas vulnerable sila doon sa pagbaba ng level ng tubig kasi nga mainit, no? At posible magkaroon ng mga fish mortality kasi pwedeng bumaba yung dissolved oxygen level doon sa mga fish ponds.
Paano yan? Paano yan? Kailangan sumunod po tayo sa good aquaculture practices. Ibig sabihin po nito, yung tamang paglalagay lamang ng bilang ng mga fingerlings doon sa ating mga fish ponds. Mm-hmm. Super Radio! Uh-huh. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ang tinig po ni Mr. Nazario Breguera, tagapagsalita at head ng Information and Fisherfolk Unit ng BIFAR. Ayan. Ayan, lawak-lawak ng ating karagatan. Tayo nga po'y archipelagic. Napapaligiran tayo ng dagat. Ang Pilipinas na ito'y kinakapos pa tayo ng isda. Ha? At palagi may problema sa isda. Ayun naman. Eh, yung mga problema naman natin sa isda, mga kapuso, ilang porsyento doon ay dahil din sa kakulangan siguro ng kaalaman. Pero malaking porsyento doon ay hindi kontrolado natin. Tulad ng kalikasan, di ba? Katulad ng El Nino na yan, di ba? Katulad halimbawa ng mga kung sa dagat naman ay katulad ng mga nanliligalig sa atin ng mga nangingisda dyan sa karagatang atin. Hindi naman kanila. Tinataboy tayo. So dalawa po ang source ng ating isda. Mga kapuso, yung isdang tabang at saka yung isdang dagat. Ayan. Dito tayo sa isdang tabang sapagkat ito po ang tuon ng pag-aalala ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayan mga kapuso, dati-dati isa tayo sa nangunguna sa fish production, farm production mga kapuso, fish production. From 1997 to 2001, aquaculture lumago ng average 6.4%. Sa municipal fisheries yun, 2.6% para sa commercial fisheries. Balita kanina ni Nanay Diyos din, nyo kanina, umangat din tayo ng mga sumunod na mga panahon. Pero mga kapuso, ang dami natin mga banta. Daming banta sa aquaculture. Mababangkita ng mga aquaculture farmers dahil yung mga inputs, katulad ng mga pakain dyan, mataas na rin po ang presyo. Mataas na presyo ng isda naman na galing sa dagat. O mas mura pa daw ang manok. Mataas na presyo ng isda galing sa tabang. Mas mura pa daw ang manok at saka baboy. Meron pang imported na mga isda, mga kapuso. Erratic market prices dahil sa mga seasonal panguhuli ng isda. May close fishing season pa nga. Ano po ang mga dapat daw gawin? Abay, dapat daw i-develop yung mga ating mag-develop ng bagong market. Magpagluluwasan. Para ang kompetisyon ay gumanda, mga kapuso. Ang kalamidad ay ating pong pag-aralan ng gusto. Paano tayo maglalaro? Ikutan niyang pagdating ng mga halimbawa niyang El Nino na yan, kung ano pa. At ito yung sinasabi ni Secretary Piñol. Continuity, mga kapuso. Alam niyo ba na meron pong Comprehensive National Fishery Industry Development Plan na dapat po ay pagtuunan natin pansin at ituloy makaangkop sa pandaigdigang sitwasyon. Perspektibo mga kapuso, hindi lang yung ating thinking, dito lang tayo sa Pilipinas. Eh lahat naman, halos po ng bansa, no? Karamihan, ang China po ang pinakamalaki nga na-involved dito sa aquaculture mga kapuso. Katiting lang yun sa atin. Pero dapat lumalaban din tayo na hindi ito mamatay Super ng pusa, mga kapuso. Sa Super Radio, DZWB. Dahil maraming trabahong umaasa dyan. Maraming kabuhayan ang umaasa dyan. At pati pagkain natin, inaasa natin dyan. Sa isda na yan, mga kapuso. Manny Vargas, ilang senior citizen maagang pumila sa tanggapan ng Comelec sa Maynila para magparehistro. Manny Vargas, Manny! Super Radio! Kuya Melo, magandang umaga sa mga kumusta. Tama ka nga dyan, dito sa lungsod ng Maynila, yung ilan sa mga kababayan nating nakatatanda ay kinakailangan pumasok o pumunta ng maaga dito sa Comelec Manila para matiyak na sila ay makapagpaparehistro o makapag-re-renew ng kanilang registration bilang botante. Napakahaba kasi ng pila kahapon kung kaya't kinailangan na nilang umuwi at ngayong umaga na sila nakipagsapalaran. Ngayon, kasama sa mga nakapila ay isa nating kababayan na dating overseas Filipino worker sa Saudi Arabia at ngayon niya ay dumating para naman ma-renew ang kanyang registration bilang botante dito sa lungsod. Narito ilan sa mga kababayan nating nakausap natin ngayong umaga na ito. Sobrang haba ng pili. Tapos humingi na lang ako ng form para bumalik na lang ako yung baga. Ako naman ang kauna-unahan. Kayo po ay transfer po ba? O? Hindi, dati na. Kaya lang nawala ang pangalan ko sa master list. Ano na, mula nung pandemic? Pandemic. Hindi na po kayo nakaboto? Oo, kasi galing yung Danao. Danao po sa haba ng pili. Mauna. Mga kababayan natin, ngayong umaga ito, Kuyang Melo. At magandang balita kasi ang problema, meron dito kasing anim na distrito
o 6 na district offices ang COMELEC Manila. Kaya naman ang pinaplano nila mula sa susunod na linggo, ang iba sa mga district offices na ito ay lilipat na sa mga mall. Mangunguna dyan ang district office number 6 ng COMELEC Manila na magtutungo na sa tanggapan o sa bahagi ng Robinson Cotty. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Salamat Manny Vargas. Yun, tuloy-tuloy na uli ang registration, voter registration. Ito naman tayo. Sa serbisyo publiko. Hey, mga kapuso, sa mga naghahanap po ng trabaho, may job fair ang ilang lokal na pamahalan ngayong araw. Kabilang dyan ang Las Piñas City na may community job fair sa San Antonio Valley 17 Covered Court, Barangay Talon 4, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang Muntinlupa Peso naman, may job fair din sa Covered Court na Barangay Putatan. Maaring tingnan ang mga hiring positions sa Peso pages ng naturang mga lungsod. Sa serbisyo publiko. Salamat po mga kapuso. Susunod na po, Super Balita sa Umaga Nationwide. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Alas 6.59 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZWB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. DZWB Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZWB, serbisyong totoo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB Super Radio. Super Balita sa Umaga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 2:20, makalipas sa alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZWB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZWB. Narito sina Joel Reyesabel at Melo del Prado. Martes po ngayon, 13 sa panang Pebrero, taong 2024. Sa ating mga headlines, mga kumpanya ng langis, nagpatupad ng katiting
nabawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ilang palaisdaan sa Bangi, Ilocos Norte na tutuyo na dahil sa epekto ng El Nino. Operasyon ng mga rescuer sa pinangyarihan po ng pag-uupo ng lupa dyan sa Maco, Davao de Oro, ilalagay na po sa search and retrieval mula ho sa search and rescue operations. Ilang tanggapan ng pamahalaan at paralan, binulabog ng bomb threat kahapon. Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, iginit na hindi na kailangan na economic chacha para makapasok sa bansa ang mga dayuhang negosyante. Pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa ang foreign direct investment noong Nobyembre ng nakalipas sa taon, umabot sa mahigit sa $1 bilyong na pinakamataas sa loob ng halos 2 taon. Eroplanong sinakyan ng delegasyon ng COMELEC patungong Pag-asa Island para sa voters registration, nakatanggap ng radio challenge mula sa China. Utak sa pambubomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong Disyembre, napatay sa operasyon ng militar. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Huwag pong pauli sa malalaking balita at talakayan sa mga malalaking issue. Subscribe na po sa YouTube channel ng DCBB. Kayo po'y magtungo po sa at DCBB594. Malilita letra po yan at DCBB594 sa YouTube para mag-subscribe. Bantay panahon! Apektado po ng shear line, salubungan po na mainit at malamig na hangin ang silangang bahagi po ng Southern Luzon at Visayas. Dulot po nito ang Eastern Visayas, Kabikulan, Aklan, Capiz, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Quezon Province ay makakaranas po na maulap na papawirin na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora ay makakaranas po na maulap na kalangitan na may mahinang pagulan, dulot naman ng amihan. Habang ang Metro Manila at lalalabing bahagi ng bansa ng Luzon ay magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pagulan, dulot naman ng amihan. Bantay panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Nagpatupad ng katiting na bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya po ng langis. Tinapyasan ng 10 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel. Nagbawas pa kayo? 60 sentimo naman ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Habang binawasan ng 40 sentimo ang presyo ng bawat litro naman ng kerosene. Natutuyo na ang ilang palaisdaan sa Bangi, Ilocos Norte dahil sa epekto ng El Nino. Ang dati nalagpas tao na tubig hanggang tuhod na lang ngayon at dahil dito napaaga ang paghango sa mga tilapia. Ayon kay Nazario Briguera, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa mga palaisdaan, posibleng mga matay ang mga alagang isda. Maapektuhan yung mga land-based fish pond system natin. Mas vulnerable sila doon sa pagbaba ng level ng tubig kasi nga mainit, no? At posibleng magkaroon ng mga fish mortality kasi pwedeng bumaba yung dissolved oxygen level doon sa mga fish ponds. Para maiwasan ito, sinabi ni Briguera na dapat magpatupad ng maayos na tinatawag na aquaculture practices ang mga may-ari ng palaisdaan. Kailangan sumunod po tayo sa good aquaculture practices. Ibig sabihin po nito, yung tamang paglalagay lamang ng bilang ng mga fingerlings doon sa ating mga fish ponds. Ang tinig ni Nazario Briguera, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR. Samantala mga kapuso, Task Force El Nino muling nagpulong para paigtingin pa ang pagtugon sa El Nino. Mark Makalala at Mark! Muling nagpulong kahapon ng Task Force El Nino para tiyakin ang kanilang coordinated efforts sa pagtugon sa El Nino. Ayon kay Task Force Chair at Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr., binigyang tiin sa nangyaring pulong ang hakbang na ginagawa ng iba't ibang ahensya para mabawasan ang epekto ng matinding tagtuyot. Nagbigay ng update ang iba't ibang ahensya sa kanilang intervention sa mga hakbang na ginagawa at mga hakbang na gagawin pa lang. Base sa latest assessment ng Pag-asa, 41 lalawigan ang apektado ng El Nino, bagaman bumaba na ito mula sa inisyal na bilang na 50 na pagkasunduan ng task force na may pangangailangan pa para palakasin ang mga pagtugon dahil tatagal pa hanggang sa May 2024 ang El Nino. Samantala, nanawagan naman si Secretary Chidoro sa mga miyembro ng task force na palagi ang makipag-ugnayan hindi lamang para sa El Nino kundi maging sa ibang emergency at iba't ibang mga issue na dapat resolbahin na may kinalaman sa panahon. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng GMA Super Radio
DZWB dapat totoo. Samantala, mga irrigation canal sa Lalawigan na Aklan, inihanda na ng National Irrigation Administration. Ngayong may ira lang El Nino, Ava Marie Moises, Super Radio Kalibo, Ava Marie. Super Radio! Masusing pinaghahandaan ng National Irrigation Administration Aklan ang pagtugon laban sa mga posibleng epektong dulot ng El Nino phenomenon. Ayon kay Antoinette Trinidad, Water Master ng NIA Aklan, nakaayos na ang mga irrigation canals upang mag-supply ng tubig sa mga magsasakang nangangailangan nito, lalo na sa mga nagtatanim ng palay. Sa ngayon ay mayroon na silang koordinasyon sa mga community irrigation presidents kaugnay sa schedule ng pagpapatubig sa kani-kanilang mga lugar. Ayon pa kay Trinidad, patuloy umano ang kanilang monitoring at preparasyon para sa El Nino sa kabila ng pag-ulan na mararamdaman ngayon sa lalawigan pagkat may ilang mga palayang malayo sa pinanggagalingan ng tubig, lalo na sa western side ng Aklan, ang unti-unti nang nakararamdam ng kakulangan ng supply ng tubig para sa kanilang mga pananim. Sa ngayon ay patuloy ang kanilang pag-monitor sa itinakdang water delivery at distribution sa mga target areas, lalo na sa western side ng Aklan na mas maaapektuhan ikumpara sa mga nasa silangang bahagi ng lalawigan. Nakahanda na rin ang mga water pumps ng NIA para makadagdag tulong din sa mga magsasaka sa mga kinilalang critical areas oras na mas maramdaman na ang hagupit ng El Nino. Ako si Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo, nag-uulat para sa Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio! Inirekomenda na po ng Incident Command Post ng pamalang lokal ng Maco, Davao de Oro na tumututok po sa search and retrieval operations sa landslide po doon mula po sa search and rescue operations. Sa ngayon po'y pahirapan ang pagtukoy sa pagkakakilanlan sa ilang bangkay. Na-recognize nila yung facial identity ng victim, but later on, hindi na siya ma-identify. So we rely on the secondary parameters. Ini-examine namin for fingerprint, tapos yung mga identification cards, jewelries, mga deformities sa katawan, mga tattoos. Tinig po ni Dr. Sarina Labrador ng National Bureau of Investigation Region 11. Sa gitna po nito ay nirekomenda ng Department of Education hanggang 15 araw lang mananatili po ang evacuation sa mga paaralan sa bayan po ng Mawab. Nasa mahigit 1,000 pamilya ang nasa evacuation centers mula ho sa 4 na barangay na malapit po sa pinangyarihan po ng guho. Naghahanap na ngayon ang lokal na pamahalaan ng Maco ng ligtas na relocation site para sa mga apektadong residente. Kasabay nito ay ginit po ng Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga na hindi na nila papayagang magtayo ng bahay sa lugar na pinangyarihan po ng landslide. Insofar as the vision to have them relocated, the vision that that area is not going to be occupied again, we will be firm on that. We cannot allow anybody there to occupy again that ground zero. Eh, may namatay na. Tinig po ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga, mga kapuso. Ilang ng mga nahukay na katawan mula sa guho ng lupa dyan sa Maco, Davao de Oro. Umabot na po sa 68. Alamin natin ang balitang yan mula kay John Ryan Calonia, Super Radio Davao. John, pasok. Super Radio! Umakyat pa sa 68 ang bilang ng mga bangkay na nahukay mula sa gumuhong lupa sa barangay Masaram, Maco, sa Davao de Oro. Ayon kay Leia Anyora, Head ng Management of the Dead and Missing Cluster mula sa DILG Davao de Oro, na nasa nasabing bilang, 5 ang hindi pa nakikilala. Nasa 32 ang sugatan at 51 ang patuloy na hinahanap. 6 sa mga na-recover na bangkay, 26 nito ay empleyado ng Apex Mining Company, habang 42 ay pawang residente ng Zone 1, Barangay Masara. Dagdag pa ni Anyora, sa 51 missing, 24 nito ay mga residente sa lugar, 13 empleyado ng MSGSI na nakakontrata sa Apex Mining at 8 ay empleyado ng Apex Mining. Patuloy naman ang validation ng Management of the Dead and Missing Cluster para sa bilang ng mga missing at ang pagkilala sa iba pang mga na-recover na bangkay. Ako si John Ryan Calonia ng Super Radio, dapat nagulat para sa Jamay Super Radio, DZWB dapat. Ang oras po natin, 12 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Patuloy pa rin ang operasyon ng Apex Mining Company na nasa 1 kilometro lang ang layo mula sa nangyaring pagho ng lupa sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa kumpanya, mas delikado kasing kung ititigil nila ang kanilang operasyon. Anila, posible kasing magkaroon ng pagbaha at maipon ng gas sa loob ng birahan. Magkakaroon ng flooding kung hindi natin i-operate ang mga facilities. Magkakaroon ng accumulation of gas
So unsafe na naman. Ang tinig ni Engineer Ferdinand Dobley, Incident Commander ng Apex Mining Company. Samantala, mga residente ng apektado ng landslide sa Maco, Davao de Oro, nauna nang nilikas ng magka-landslide noong 2008 pero muling bumalik sa lugar ayon sa lokal na pamahalaan. Mula sa GMA Integrated News, mag-uulat si Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Jandy! Super Radyo! Yes, Bello at Joel, naghahanap na ngayon ang Maco LGU ng ligtas na lugar na gagawing relocation site para sa mga residente ng Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Kaya tinitiyak naman ngayon ng Mines and Geosciences Bureau 11 ang madaliang assessment sa proposed relocation site para mas ligtas na matirhan ang mga residente ng nasabing barangay. Ayon sa MGB 11, nasa 700 meters ang ginapang ng lupa mula sa itaas na tumabon sa komunidad ng Barangay Masara, Maco, Davao de Oro sa pagguho noong Martes na gabi. Matagal nang idineklara ang no-build zone policy sa nasabing lugar pero mayroon pa rin nakatira. May ipinatayo pang barangay hall at mga paaralan. Wala pang sagot ang lokal na pamahalaan na makuukol dito pero ayon kay Governor Dorothy Gonzaga, hindi pa siya nanunungkulan bilang gobernadora ng Davao de Oro. Naninirahan na raw ang mga residente sa kabila ng nasabing pulisya. Matagal na raw ipinarelocate ang mga residente sa Barangay Masara, sa Barangay Kinuban na inilaan sa kanila ng Apex Mining. Pero bumabalik pa rin ang mga residente upang mas malapit sila sa kanilang hanap buhay. Kaya tiniyak ng Davao de Oro LGU na mas hihigpitan na nito ang pagpapatupad ng no-build zone policy sa probinsya. Samantala, hindi muna paalisin ang mga residente na nasa evacuation centers hanggat hindi sila nabibigyan ng ligtas na matitirhan dahil hindi na sila makakabalik pa sa kanilang tirahan na nasa landslide prone area. Kamakailan lang nag-identify naman ang Barangay Council ng Masara ng dalawang lugar para sa relocation site ng mga residente sa nasabing barangay. Pero matapos itong i-assess ng MGB 11, hindi pwede sa isang lugar dahil delikado ito sa landslide habang ang isa naman ay pinag-aaralan pa sa ngayon. Melo at Joel, kahit malayo raw sa active mining ang pinangyarihan ng landslide base sa initial na investigasyon ng MGB 11, masihigpitan pa rin ng Davao de Oro LGU ang regulasyon ng mining activity sa lugar, lalong-lalo na ang small-scale mining. Ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News. Nag-ulat sa Super Radio DZWB, dapat totoo. Salamat, Jandy Esteban, GMA Regional TV 1 Mindanao. Samantala, yung halaga ng tulong na naipaabot sa mga apektado ng draft ng LPA sa Mindanao umabot na po sa 181 milyong piso. Ayon po yan sa DSWD, alamin natin ang balita ngayon mula kay Alan Gatusalan. Pasok! Super Radyo! Pumalo na sa mahigit 181 billion pesos ang halaga ng tulong na naipabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng trough ng low-pressure area sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga pinadalhan ng tulong ay mga naapektuhan sa mga lalawigan ng Maguindanao del Sur, North Cotabato, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Surigao del Sur. Sa kabuuan ay aabot na sa 1.884 million na individual o 414,959 na pamilyang naapektuhan sa Mindanao. Nasa 6,064 na pamilya o 23,112 na individual ang patuloy na namamalagi sa 106 na evacuation centers. Nasa 78,326 naman ang mga pamilya o 297,272 na mga na individual ang namamalagi naman sa kanilang mga kaanak. Batay naman sa talaan pa ng DSWD, aabot na sa 665 ang nasirang mga bahay habang 937 naman ang bahagyang napinsala mula sa epekto ng trough ng LPA sa Mindanao. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Samantala, panukalang gawing permanente ang tupad program, isinusulong sa Kamara, Isa Vendanyo Mali, Isa! Super Radyo! Nais ni House Committee on Labor and Employment Chairman Fidel Nograles na tuluyan ng maging ganap na batas ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD programa. Ay kay Nograles, kahit na muling umaarangkada ang Pilipinas matapos ang ilang taong pandemya ng COVID-19, mabuti maging permanente na ang TUPAD programa. Matatandaan na inilunsad ang naturang Cash for Work program noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic upang matulungan ang mga manggagawa na nawala ng trabaho. Dito, ang mga beneficiaryo ay kinukuha para sa mga proyekto ng gobyerno gaya ng clean-ups,
construction, tree planting at iba pa sa loob ng 15 hanggang 90 araw. Pero punto ni Nograles, ang realidad ay lagi mayroong susulpot na krisis na maaaring magresulta ng pagkawala ng trabaho sa iba't ibang sektor. Kaya naman kailangan ang Tupad program para matiyak na makakatulong ang pamahalaan sa mga empleyado sa panahon ng kagipitan o kalamidad. Kagunin nito ay kinumpirma ni Nograles na nagkasundo ang House Labor Committee na i-consolidate ang iba't ibang panukala na nagsusulong na maisabatas ang Tupad program. Ngayon 2024, ang programa ay merong alokasyon na aabot sa 30 billion pesos. Ako si Isa Mendaño Mali, ng GMA, Super Radio, DCWB, dapat totoo. Super Radio! Binulabog ng bomb threat ang ilang tanggapan ng pamahalaan at paaralan sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa kahapon. Kabilang rito ang tanggapan po ng Department of Science and Technology sa lungsod po ng Taguig, Department of Environment and Natural Resources o DNR sa lungsod po ng Quezon at ilang tanggapan ng Social Security System, Bureau of Fire Protection, Regional Trial Court Branch 16 sa lungsod po ng Cebu. Dami ah. Management Information System Office ng lungsod po ng Olongga po at ilang pa ahensya ng mga lokal na pamahalaan sa ating bansa. Parang hacking pare, parang hacking. Kundi hacking, di yan, mga bomb threat naman. Bomb threat naman to. Lungsod po nito ilang klase at operasyon ng ahensya ang kinailangang suspindihin. Sinabi ng Department of Education na nagpauwi po ng mga estudyante ang school division ng Balanga dyan po sa Bataan. Bunsod po ng natanggap na bomb threat. Binabuti na rin ni Olongga po City Mayor Roland Paulino Jr. na pauwiin yung mga mag-aaral at empleyado po sa lungsod para maalis ang pangamba ng kanilang pamilya. Kalaunan po'y diniklarang hoax o hindi po totoo ang naturang bomb threat. Although this is a hoax, but it's our job. We have to respond appropriately and accordingly. It's better to do that rather than ignoring it totally. Isang nagpakilalang Takahiro Karasawa umano ang paulit-ulit sa pagbabantang ito. The same name, that of Karasawa. Although this had been the third time already that this bomb threat had used the name. You know, so nagtatago sa pangalang Karasawa. Karasawa. Kaya ang daming bomb threat na ginawa nitong Karasawa, kaya nakakasawa yung kanyang bomb threat. Hindi siya Chinese, iba eh, Karasawa. Parang Japanese sounding, ano? Malaki umano ang posibilidad na mula ho sa ibang bansa ang email na naglalaman po ng bomb threat, kaya nakikipag-ugnayan na ang PNP sa mga otoridad sa iba't ibang bansa. We try to coordinate with other countries because it's not only happening here in our country, it's also happening in the different agencies of the government and even outside our country. So nagko-coordinate tayo dyan. So kung pagkaraniwan pare, natatanggap mo telepono, bomb threat, di ba? Ito, email. Email naman. Tinig po ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa programang Liwanag sa Balita na Super Radio DCWB, sinabi ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP na natukoy na po dati pa yung tunay na Takahiro Karasawa, at kanya pong itinanggi ang siya'y nasa likod po ng mga bomb threat na yan. Na-trace na po ito, yung kanyang whereabout, na according po sa kanya ay hindi siya di umano itong nagpapakalat ng mga ganitong email, at ginamit lamang po yung kanyang pangalan. Subalit patuloy po yung ating koordinasyon. Tinig po ni Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng pambansang Pulisya. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide. Kapag nakakakita po tayo ng check, ano pong una pumapasok sa ating isipan? Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, mga kapuso. Opo, yun pong check po ng RightMed, ano nga bang ibig sabihin po niyan? Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan ang ibig sabihin ng check po ng RightMed. Hindi kami minosin ng RightMed. Dahil ang mga gamot po ng RightMed, abot kaya ang presyo pero high quality po ang pagkakagawa. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag po maiya magtanong. Hanapin po ang check po ng RightMed. Para sa listahan po ng mga produkto RightMed, bisitahin po kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras po natin, alas 7.22, radyo na. TV Cortesia pa! Na. Disiplina pa! Iwas sunog
Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-impact ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhin walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ansabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ansabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Balita sa umaga, nationwide! Tuloy tayo sa ating mga balita. Wala sa konstitusyon ang problema para gawing bukas ang ekonomiya ng bansa para po sa mga dayuhang maumunan. Ito po iginiit ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pagdinig po ng Senado sa Resolution of Both Houses No. 6 na layong amyandahan ang economic provisions ng ating konstitusyon. Giit po ni Carpio, may mga naipasa ng batas para buksan ang ekonomiya sa 100% foreign ownership. There appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. Dinig po ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kabilang narito ang detail o ang Retail Trade Liberalization Act at ang Public Services Act na sinangayunan po ni Senator Grace po. Bukas naman talaga tayo sa foreign investors. We have made great strides in the past years liberalizing our economy without compromising our national security or leaving behind Filipino businesses. Dinig po ni Senator Grace po, may akda ho ng Public Services Act. Gate po ni Carpio, hindi sa ligang batas ang pumipigil sa pagpasok po ng foreign investment kundi ang mataas na presyo ng kuryente, toink, burokrasya sa pagbubukas ng negosyo, toink, at hindi maayos na infrastruktura para sa transportasyon. Toink. Sinabi ho ng Department of Trade and Industry na maigpit pa rin ang regulasyon sa pamumuhunan sa bansa ng mga dayuhan. There is a negative correlation between FDI performance and this regulatory restrictions. And of course, the more open you are, the higher the FDI inflows. Parang Melo. Toing pats! Toing pats! Tinig po ni Trade and Industry Undersecretary Rafaelita Aldaba. Ang dami rin kasing toing pats bago magtayo ng negosyo. Toing pats. Magkakaiba ang pananaw ng mga dayuhang negosyante sa isinusulong ng economic cha-cha. Ayon sa Canadian Chamber of Commerce of the Philippines, makatutulong ang pagluluwag sa economic restrictions para makapaglagak ng puhunan ng mga dayuhang negosyante sa Pilipinas. The removal of economic restrictions would facilitate increased foreign direct investment,
in sectors where such investment is currently restricted. Ang tinig ni Julian o Julian Payne, Pangulo ng Canadian Chamber of Commerce of the Philippines. Ngunit sinabi ng European Chamber of Commerce of the Philippines na ilang miyembro nila ang mayroong mga pag-aalinlangan sa isyu ng chacha. We got some calls from some of our members following the news and the political debate about how this might unfold. There is some uncertainty out there. Ang tinig ni Florian Gutain, Executive Director ng European Chamber of Commerce of the Philippines. Samantala, binigyang din naman ng isa sa mga bumabalangkas o bubalangkas sa 1987 Constitution na si Dr. Bernardo Villegas na ang pagsugpo sa kahirapan ang dapat unahin ng mga leader ng bansa at hindi ang paggamienda sa saligang batas. We do not need to amend the Constitution. We should have a single-minded focus on the scandal that we have 21% of our population living in poverty. All of our neighbors in Southeast Asia have single-digit poverty incidents. Ang tinig ni Dr. Bernardo Villegas, isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution. Iniintay na ng Kamara ang pag-aproba ng Senado sa Resolution of Both Houses No. 6. Naglalayong amyendahan ng ilang probisyon na saligang batas. Ayon po sa Kamara, sa oras na ipasa ng Senado ang resolusyon ay maaari na umano itong agad sang-ayunan ng mababang kapulungan. Ano sila? Parang rubber stamp lang, ganun. Anila, kailangan ng aksyonan ng charter change. Paliwanag po ni House Deputy Speaker David Suarez, kapag naipasan ang resolusyon, bubuo pa ng Constituent Assembly na susuri po sa mga pagbabago bago ito i-endorso sa COMELEC at desisyonan ng sambayanan sa pamagitan po ng isang plebisito. We need to do this now and we can't waste time when it comes to amending our Constitution. After the Senate acts and the House will meet, and assuming we agree in everything, ipa-plebisito mo pa yan. You're talking about 2027 and 2028. And we all know by 2027, 2028, everybody's preparing for the presidential elections already. Tinig po ni House Deputy Speaker David Suarez, sinabi naman ng ilang kongresista na dahil itinigil na ang People's Initiative, dapat matigil na rin ang hidwaan ng Kamara at Senado. Although we may mga disagreement kami with respect to the urgency or the deadlines, but at least, you know, we can now have the poison in the atmosphere is no longer there. As amin is, we will stick to healthy and democratic debate. Ang magkasunod na tinig po ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda at Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Huling panawagan ng mga kongresista na itigil na ang investigasyon ng Senado sa People's Initiative, ibinasura po ni Senator Aimee Marcos. Alamin natin ang balita yan mula kay Nim Faravelo. Nims, go! Super Radyo! Pagbibigyan ni Senator Aimee Marcos ang huling panawagan ng mga kongresista na itigil ng Senado ang investigasyon sa People's Initiative o PI para sa charter change. Dini Marcos na nangunguna sa Senate investigation bilang chairperson ng Senate Electoral Reforms Committee, sawang-sawa na rin siya sa People's Initiative ng mga kongresista. Pero kailangang ituloy at tapusin ng Senado ang pagsisiyasa. Ipinunto na hindi pa humaharap sa investigasyon ang abogadong nasa signature sheet para sa PI o People's Initiative na si Attorney Anthony Abad. Hindi pa rin natutupad ng grupong pirma ang pangako na ibibigay sa Senado ang listahan ng mga nag-donate kumano para mabuo ang 55 million pesos na ginastos sa mga patalastas na nananawagan o nanawagan ng charter change. Nakasampi na si Abad at ang listahan ng donors para sa ikatlong Senate hearing ukol sa PI ang ngayong araw. Dagdag dito, sinabi ni Senator Marcos na kailangan patuloy na halukain kung may pera ng gobyerno na ginamit sa PI para mapanagot at maparusahan. Hindi rin anya pwedeng tumigil ang Senado sa investigasyon dahil hindi pa rin naman tumitigil at tuloy pa rin ang pagkalap ng lagda at ang suhulan sa iba't ibang probinsya kagaya sa Benguet at Zamboanga. Kahapon na nawagan si House Deputy Speaker J.J. Suarez at by Representative Joey Salceda at Marikina Representative Estela Kimbo na tigilan ng Senadong investigasyon sa PI at sa halip gawing prioridad ang resolusyon ukol sa pagpapaamyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Una nang sinabi ni Senator Aimee, gayon din ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at ilan pang senador na peking initiative ang PI ngayon dahil mo ni mga kongresista ang pasimuno na itinanggi naman ng mga kongresista. Ako, si Ninfa Ravlo ni Jimmy Sucaradio, DZBB, dapat totoo.
Super Radyo. Ang oras po natin ay 32 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Lumago ang foreign direct investments noong Nobyembre nang nakalipas sa taon na pinakamataas sa loob ng halos 2 taon. Sa gitna yan ang mga usapin sa Economic Chacha. Ang FDI ay ang pamumuhunan ng isang investor mula sa ibang bansa sa isang negosyo dito sa Pilipinas. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang FDI net inflows noong November 2023 ay nasa $1.048 billion na mahigit sa 27% mas mataas sa $820 million sa kaparehong panahon noong 2022. Kung pag-uusapan ng mga bansang pinanggalingan ng paumunan, karamihan ay mga nanggagaling mula sa Japan, sa Estados Unidos, Singapore at Germany. Ang FDI ay sumasaklaw sa aktual na paumunan, hindi tulad ng approved foreign investments ng Philippine Statistics Authority na kumakatawan lang sa mga commitment o pangako. Mahalaga ang FDI dahil nakapagpapasok ito ng pondo sa bansa, karagdagang kita sa buwis, nagpapaunlad sa infrastruktura at nakalilikha ng mga trabaho. Nananatiling matatag ang relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte. Itong binigyan din mismo ni Duterte sa kanyang pagbisita sa Kuala Lumpur sa Malaysia. We have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship. Good, okay naman pala. Good. Thank you. Tuloy mo. Tanungin ang relasyon nila ni First Lady Lisa Reneta Marcos. Abay, no comment si Vice Presidente. Samantala, sinabi rin ni Duterte na hindi naman siya natanong ni Pangulong Marcos kaugnay po na makapatigo sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Hindi naman nagtanong sa akin na si Pangulong Marcos about sa mga sinabi ng aking kapatid at ng aking tatay. Hindi rin nagkomento si Duterte ng tanongin hinggil sa isinusulong ng kanyang ama na hiwalay na Mindanao sa Pilipinas. Natanong din ang Vice Presidente sa kanyang mga susunod na plano sa kanyang political career. Ang politika parang buhay lang yan. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Dinigbo ni Vice Presidente Sara Duterte. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Parang panahon lang yan, pabago-bago. Yun. Yan ang politika. Yan ang pabago-bagong panahon. Walang permanenteng kaibigan. Walang permanenteng kaaway. Permanenteng interest lang yan. Permanenteng pang sarili lang na interest, mga kapuso. Yan. So, sa panahon naman, pabago-bago, yan po nakaka-apekto sa ating kalusugan. Di ba? Sa lagay ng ating katawan. Kaya yung iba dyan, nagkaka-flu. Kumusta na ba kayo? Sabi ng DOH, ganito ha, tumaas ang flu cases ng bansa by 50% noong 2023 kumpara sa 2022. Paalala ito sa atin na agapan ang flu bago pa ito lumala. Mahalagang iwasan po natin ang pagkalat at pagtaas ng flu cases dito sa ating bansa. Maliban po sa paghuhugas ng kamay, pagsusot ng face mask at pagbabakuna laban sa flu, mahalaga din na malaman kung flu na nga ba ang ating nararamdaman. Pero paano nga ba natin malalaman kung may flu na tayo? Aber? Ito po mga kapuso, ito ang data, tandaan po natin ha. Basta may dalawa o two or more symptoms, ha? Dalawa o higit pang simptomas, baka flu na yan. May body pain at napapaubo dahil may tumutulo sa likod na lalamunan, baka flu na yan. Headache, lagnat or sore throat, baka flu na rin po mga kapuso. Kahit anumang kombinasyon ng dalawa o higit pang sintomas ng flu, mag-bioflu agad. Tandaan, two or more sintomas, baka flu na yan, mag-bioflu na. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, alas 7:36, radyo na. TV pa. Kortisiya na. Disiplina pa. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Music
nga naman. Huwag mo yung nagawang kasalanan. Dinadaan sa sorpresa. Bakit may ginagawa yan? Surprise! Sabihin mo nga sa akin ito. May ginawa kang kasalanan. Meron. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Matagal ka ng parte ng Golden Scorpio. Paano naman kami maniniwala sa'yo? Para pabaksak niyo si Edgar Morales. Pag may kailangan ka, sabi ka agad. Parang may nakatingin lang mo kanina. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. You're watching Double B TV on GTV. Superbalita sa umaga, Nationwide! Ang oras po natin, alas 7.38 na po ng umaga, o barangkada na kahapon ang voters registration para sa eleksyon 2025. Sa tanggapan ng Comelec sa Maynila, maagang pumila ang mga bagong butante at mga lilipat na butante sa lungsod, kabilang ang mga senior citizen. Inaasahan namang magkakaroon din ng registration site sa mga mall at paaralan tulad sa Dagupan City National High School. Sa Comelec, Batangas City, naging problema ang maliit na espasyo ng kanilang tanggapan na kailangan pangakyatin dahil nasa ikalawang palapag ito ng gusali. Tinatayang nasa 3 milyong bagong butante sa buong bansa ang maaring makapagparehistro para makaboto sa 2025 national at local elections. Samantala, maraming butante sa lungsod ng Iloilo, sinamantala ang Register Anywhere Program ng Comelec na nagsimula kahapon. Mula sa GMA Integrated News, mag-uulat si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kim! Melo, Joel, kapansin-pansing maraming residente ng Iloilo City ang maagang pumunta sa Comelec office kasabay ng pagsisimula kahapon, February 12, ng 7 buwang voter registration sa buong bansa para sa 2025 midterm elections. Kahit masakit ang tuhod dahil sa arthritis, dinis ito ng 80 anyos sa si Tatay Sipiat Ong para lamang kapag-rehistro dahil gusto nitong magpa-reactivate ang kanyang registration. Si Ermi Montaño naman na taga-Capiz, nais ilipat ang kanyang registration sa Iloilo City. Ang bagong registrar, si Zaira May Salpane, mispay sa kapakabataan na magparehistro dahil napakahalaga nito. Ngayong voter registration, isinusulo ng Comelec ang Register Anywhere Program. Ibig sabihin, pwede na makapagrehistro ang botante kahit hindi sa tanggapan ng Comelec sa bayan o lungsod na tinitirhan nito. Pinagpaplanuhan pa ng Comelec kung kailan ipatutupad at kung saan maglalatag na mga satellite site sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. Sa Bacolod City naman, dumalsa rin ang ilang botante na gustong magparehistro. Kahit naging maulan ang panahon kahapon, hindi ito naging hadlang kay Lolo Romeo Vasquez. Nagmisto na namang nag-de-date sa registration ang magkasintang sina Furly Atera at Chester Laparan. Hashtag couple goals ang dalawang sabay na nagparehistro at sabay din daw na boboto. Target na Bacolod City Comelec na makapagrehistro ng 20,000 na bagong botante sa lungsod. Melo, Joel, paalala sa mga magpaparehistro, isang government ID lang ang dapat dalhin sa pagpaparehistro ayon sa Comelec. Ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News. Nag-uulat sa Super Radio DDWB. Dapat totoo. Salamat Kim Salinas, GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nagtuko sa Pag-asa Island ang delegasyon ng Comelec para sa unang araw ng pagpaparehistro ng mga botante. At sa gitna ng pagbiyahe ng eroplanong sinakyan ng delegasyon ng Comelec, nakatanggap po sila ng radio challenge mula ho sa China. Pinakunahan po ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang voters registration sa Pag-asa Island. At siya po'y sinamahan ni Comelec Commissioner Ernesto Maceda Jr. Nasa 50 botante naman ang nagparehistro sa Pag-asa Island.
bilang teacher po dito, isang napakalaking karangalan na po dito na makapagturo po dito sa Isla ng Kalayaan. At lalo pa pong nakaka-proud na magiging butante na po ako ng Pag-asa po. Tinig po ng guro sa Pag-asa Island na si Ana Marie Dolatre. Sa gitna po nito, sinabi ni Garcia na ipinapakita lamang ng Kamalag na kaya po nilang puntahan ang kahit anumang bahagi ng bansa para makapagparehistro ng mga botante. Marapat lamang na ang COMELEC ay magpakita at magpatunay na kaya namin puntahan ang kahit saan parte ng ating bansa. Nangangahulugan Pilipinas ito. Yan po, wala na pong kaduda-duda. Tinig po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Suportado naman ng AFP Western Command ang aktibidad ng COMELEC at tiniyak nila ang seguridad sa Pag-asa Island. Nakikisa po kami sa mga activities ng COMELEC dito sa Pag-asa Island. Ito po ay pagpapatunay na ito po ay atin. Atin ang Pag-asa, atin ang Kalayaan, West Philippine Sea. Atin po ito. Atin talaga yan. Tinig po ni Vice Admiral Alberto Carlos, Commander AFP Western Command. Napatay sa operasyon ng militar noong Enero ang umano'y utak sa pambobomba sa Mindanao State University sa lungsod na Marawi noong Disyembre. Ayon sa hukbong Santa Tahanang Pilipinas, kinumpirma ng sumukong miyembro ng Daula Islamia Maute Group noong Linggo na isa si Gaddafi Mendesa sa hindi bababa sa 9 na nasabi sa operasyon ng militar noong 25 hanggang sa 26 ng Enero. Kilala rin si Mendesa sa alias na engineer. Siya po yung namatay dahil sa wounded, Gaddafi Mendesa po. Doon sa intelligence that we gathered, itong leader niya si Gaddafi Mendesa, yung leader po nung bombing po sa MSC. Ang tinig ni Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng Hukbong Santa Tahanang Pilipinas, matatanda ang 4 ang nasawi habang 45 iba pa ang sugatan sa pagpapasabog sa gymnasium ng Mindanao State University sa lungsod na Marawi kung saan may idinaraos na misa. Samantala, at papaunlad sa mga military hospital, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuesday nyo, Nanay Tuesday! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na iaangat ang antas at kalidad ng mga pasilidad ng mga ospital para sa mga kawal o sundalo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng Pangulo na isa ito sa target ng kanyang administrasyon para suklian ng maayos at di kalidad na serbisyong medikal ang mga tropa ng gobyerno sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo para sa kaligtasan ng mamamayang Pilipino at ng buong bayan. Bukod sa pag-upgrade o pagpapahusay sa military hospitals, siniguro rin ng Commander-in-Chief na ibibigay ang pinakamataas na antas ng pag-aalaga sa mga kawal, gayon din ang buong suporta sa mga programang may kinalaman sa kapakanan ng mga sundalo. Kahapon ay binigyang pugay ng Pangulo ang mga sundalo na nasugatan sa pakikibagbakan laban sa Daula Islamia Maute Group na sangkot sa MSU bombing noong isang buwan. Maliban sa tulong pinansyal, ginawaran din ng Pangulo ng Gold Cross Medal, Military Merit Medal with Bronze Spearhead Device, at Wounded Personnel Medal ang mga sugatang sundalo na patuloy na nagpapagaling ngayon sa Philippine Army General Hospital. Ako si Tuesday Sagunyu ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Alas 7.45, radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! S kontra dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pang-apat, support fogging and spraying in hot spot areas. At pang-lima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa WBTV at Department of Health. Naninigang tayo sa ating samahang walang iwana. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo mga kapuso. I'm home, babe. Andiyan ba si Jordan? Ang tumututol sa kasalang ito, magsalita na o habang buhay ng manahimik. Asawa ng asawa ko.
This 2024, heroes will continue to rise for a bigger season 99 and a historic season 100. This is your NCAA. Sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Pinaimbestiga na po sa Senado ang naipasok na dalawang Bugatti Chiron hypercar sa ating bansa. Mahal pala nito, parang Melo, 150 million ang isa. Inatasan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan po ito kasunod po ng privilege speech ukol dito ni Senador Rafi Tulfo. Ayon kay Zubiri, dapat imaisupina ng komite ang mga responsable sa smuggling at sa registration sa Land Transportation Office ng dalawang sasakyan na nasa pangalan ng mga dayuhan. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang nagpasok sa bansa ng dalawang Bugatti Chiron hypercar. Ayon kay Attorney Vincent Marunilla, tagapagsalita ng Bureau of Customs, malalaman sa backtracking investigation kung may kinalaman sa pag-upuslit ng naturang hypercar ang may-ari nito. Matutukoy din umano nila ang paraan kung paano ito ipinuslit at kung may mga tauhan ng customs na sangkot dito. Sa ngayon, isang kulay asul na Bugatti Chiron pa ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Pumano na sa edad na 88 ang dating anchor ng GMA Balita na si Mike Lacanilaw. Kinumpirma po yan ang naulilang may bahay po ng mamahayag na si Francie Castañeda Lacanilaw. Nagsilbing co-anchor si Mike sa GMA Balita na isa sa mga programa ng Kapuso Network noong dekada 90. Naging presidente rin po siya ng FIBIAS College of Bible noong 1976 hanggang 1982. Magkakaroon po ng joint memorial service para kay Lacanilaw ngayong araw na ito sa Green Hills Christian Fellowship dyan po sa Ortigas. May wake viewing sa Sukat Paranaque sa Webes, February 15, bago po siya ihatid sa huling hantungan sa Biyernes. Superadyo! Tumaas na ang presyo ng mga bulaklak isang araw bago ang Valentine's Day. Sa Dangwa Flower Market sa Maynila, nagkakahalaga ng 350 pesos ang isang bouquet ng dried flowers habang naglalaro naman sa 500 pesos hanggang 10,000 pesos kapag sariwa o fresh flowers. Depende sa klase at dami. Mas mahal ito kumpara noong nakalipas na linggo. Ayon sa mga tindera, kapag ganitong okasyon ay mataas din kasi ang kuha nila sa mga supplier. Samantala, sinabi naman ni Dr. Nelson Castro ng UP Department of Anthropology na sa ngayon ay lumalabas na isa ng negosyo ang okasyon ng araw ng mga puso. Isa muno sa nakikitang dahilan ni Castro sa pagbabago ng kultura ng bansa sa pagdiriwang ng araw ng mga puso ay ang mas tumitinding peer pressure. Sa konteksto ngayon, malaki yung na contributory factor yung peer pressure, lalong-lalo na sa social media, ano? Kasi nakikita mo, nagpo-post, meron siyang kasamang kadate, ikaw, kawawa ka naman. So yung mga ganitong pressure na, ay, kahit man lang sa araw na ito ay meron akong kadate. Sa kabila nito, mayroon siyang paalala sa mga gumagastos para sa kanilang mga iniibig ngayong Valentine's Day. Ang substance ng Valentine's Day, pagpapakita ng pagmamahal, ang pagmamahal ay hindi laging sa material na bagay. Naman. Pupwedeng gawin ito sa paraan ng pakikipagkapwa, pagtulong sa ibang tao, sa paraan na hindi kinakailangan gumastos. Narinig niya yan, ha? Hindi ang pagmamahal, hindi dapat mahal. Okay din naman, ano? Okay, meron ka date, okay ding wala. Mahal ang gasolina ngayon. Oo, tama. Mahal ang magmahal. Ang tinig po ni Dr. Nestor Castro ng UP Department of Anthropology.
Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect sa pang-hold up at panadakit sa isang negosyante sa loob po ng palikuran sa isang mall. Diyan po yan sa lungsod po ng Quezon. Sa kuha po ng CCTV ng mall, natukoy po ang suspect. Ito po ay may suot po ng sombrero. Salamin po sa mata. Asan? At meron pong face mask. Asan yon? Wala dyan. Aminado po ang pulisya na hirap silang matuntun ang mahirap makilala pare. Naka-sombrero, tapos may salamin pa, tapos naka-face mask pa. Hirap po silang matuntun ang suspect na ito na nang hold up, na nakit pa gamit po ang baril at kutsilyo sa negosyanteng biktima na si Ronaline Labang. Napatid na inabot pa ng 20 minuto bago natagpuan ng roving security ang biktima sa palikuran. At ito'y naisugod sa ospital. Samantala, isang babaeng sanggol ang nasawi matapos siyang ihagis ng kanyang sariling ama sa Magsaysay, Davao del Sur. Ayon sa pulisya, iniwan ang ina ang sanggol sa ama para bantayan habang natutulog sa duyan. Nabigla na lang ang ina nang ihagis ng ama ang sanggol at tumama ang bata sa hagdan na gawa sa kawayan. Nakapit ngayon ang suspect at maharap sa reklamong parricide. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ba naman niya, masyadong makakarampot ang rollback barrel. 60 centavos sa gasolina, 10 sentimo lamang sa diesel, kaya yung ating mga chopper, pare. Sabi nila, masyado naman kayong unfair. Kakarampot na pag-ibig. Kakarampot na pag-ibig. Pinakitaan tayo ng pagmamahal pero kakarampot na. Kakarampot na pag-ibig. Umataw kasi ng yung demands. Nung Friday, kausap ni paring Melo, tsaka ni Lala, si Director Romero. Orly. Ni paring Orly. No? Si Director Romero, mga kulang-kulang piso. Ang ating magiging rollback. Base doon sa 4-day trading. Ngayon, yan na nga yan. Ang problema natin, doon sa 5th day of trading, humataw pa rin ang demand. Kaya medyo kakarampot lang yung ating napala na rollback sa ating... Buti na rin yan. Okay. Kunti na rin. Naman. Isa naman wala. Ito'y makaraan ng 5 linggong magkakasunod pagtaas po, no? Linggong pagmamalupit. Iyon, no? Malupit kayo eh. At least hindi yung nagtaas, di ba? Valentine's Day gift nyo, maliit naman. Lang. At the very least, hindi kayo nagtaas eh. Salamat naman, no? Ang nagtataas ngayon ay presyo ng isda. Iyon, no? Mataas ang presyo ng isda. But tataas din yan, lalo dahil nga kakaunti ang supply, no? At least... ayos naman. Hindi nagtaas. Yung presyo ng produkto ng petrolyo pagkos ay nag-roll back ay kakarampot. Kaya lang, na pag-ibig. Yung mga magde-date po dyan sa Valentine's Day, huwag na po kayong lumayo. Mahal po gasolina. Tama. Maglakad po kayo. Maganda po sa puso ang maglakad. Sa totoo lang. Sa kanto lang pare. No? Maglakad. Doon lang kayo mag-date. Mahalin ang puso, mag-exercise, maglakad. Yun o. Huwag na mahal ang gasolina pa rin. Tsaka bumili kayo ng bulaklak sa Dangwa na lang. Mura pa. Ay, no? Naku. Kundi man perahin nyo na lang. At saka, kasi pambili ng bulaklak lang po ay litrato na bulaklak. Picture na bulaklak. Ayun, tapos kumanta kayo ng happy birthday. Bulaklak. Ang bango ng bulaklak. Balikan natin ang ating mga headlines, mga kapuso. Tuloy mo mamaya. Mga kumpanya ng langis, nagpatupad po ng katiting na bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ilang palaisdaan sa Bangi, Ilocos Norte, natutuyo na dahil sa epekto ng El Nino. Operasyon ng mga rescuer sa pinangyaring po ng pag-uupo ng lupa sa Maco, Davao de Oro, ilalagay na po sa search and retrieval. Mula po yan sa search and rescue operations. Ilang tanggapan ng pamahalaan at paaralan, binulabog ng bomb threat kahapon. Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ikinit na hindi na kailangan ng economic chacha para makapasok sa bansa ang mga dayuhang negosyante. Pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa at foreign direct investment noong Nobyembre ng nakalipas sa taon, umabot sa mahigit sa $1 bilyong na siyang pinakamataas sa loob ng halos 2 taon. Pero planong sinakyan ng delegasyon ng COMELEC patungong Pag-asa Island para sa voters registration, nakatanggap ng radio challenge mula sa China. Utak! Sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong Disyembre na patay sa operasyon ng militar. Patingin lang natin na maligayang kaarawan si Colonel Boyet Guzman. Colonel Boyet Guzman, ang hepe po ng Budget Division, PNP Directorate,
for Comptrollership. Batiin na rin natin, oh, batiin na rin natin ang maligayang kaarawan si General Roderick Aguto ng Bureau of Fire Protection Region 3. Yeah, marami tayong binabati. Happy birthday kina Heart Mendoza Chu G ng Paranaque at John George Tan ng Manuela Las Piñas. Birthday nila ay bukas pala ang birthday. Kaya pala Heart. Pangalan o araw ng mga puso mismo. Bukas na ang araw ng mga puso. Pare, maraming ano, mga couples na hindi umabot ng Valentine's Day. Ah. Oo, naghiwalay, no? Ba't naman kayo naghiwalay? Engaged na, naghiwalay pa. Diba si Dom, tsaka si Bea? Di ko na nga binanggit. Tapos si... Di ba si Gerald? Hindi daw totoo yan. Si Kim tsaka si... Luma na pala yun. Si Kim Cho tsaka sino yun? Si Sian Lim, no? Hindi na umabot. Ito, birthday ni ano ni Chinchin Ricarte Timpog. Anak ni Sharon at apo ng aking napakagandang pinsan na si Manang Venus Ricarte. Ganda. Oy, happy ano po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Salamat. Salamat po sa inyong pakikinig. At sumayon po ang kabuuan na mas pinalawak, mas pinalakas. Super balita sa mga nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Opel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na. TV pa. Portisiya na. Disiplina pa. Super Balita sa Umaga Nationwide mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Isang minuto bago sumapit ang alas 8, standby, saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sabi, mahalin mo yung laking malago ang mata. Kasi hindi yan titingin sa iba. Ako, dadalhin ko siya sa EO. EO Executive Optical, Expert Eye Care, State-of-the-Art Facilities, Affordable Eyewear. He needs to see na wala nang mas hihigit pa sa akin. EO, love your eyes. Ariel, sampay to saot challenge! Sa ibang detergent, mabango sa sampay, pero mabilis bumaho. Ang asim! Sa Ariel, mabango pa! Ariel with Downy. Tanggal ang bawi stains. Amoy Downy from sampay hanggang suot. Ariel, tripid! Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ansabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ansabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. We'll be right back.
Isang araw bago ang Valentine's Day, Weng, medyo nakakalungkot yung balita mula sa pagiging search and rescue operation. Ngayon ay binaba na ito sa search and retrieval. Oo, no? Yung hope na meron pang makuhang buhay mula doon sa ilalim ng gumuhong lupa, dyan po sa Maco Davao de Oro. Bumiliit po. Sobrang liit na dahil masyado na pong mahaba yung panahon. Yung pagkakataon na may mabuhay doon, pag natabunan ka ng lupa, kahit may espasyo yung jowel, yung kawalan ng oxygen, yun ang hindi ka makakatagal. At sinasabi nung ilang mga nandoon at kasama doon sa retrieval operation, di na rin halos makilala, Weng, yung mga nakukuha mga katawan. Ibig sabihin, decomposing na. Nandun na naman tayo sa punto ng nauulit yung ganitong pagkakataon. Meron na dating nangyaring ganyan, Joel, yung palaging nasisisi natin kalikasan kasi nga saturated yung lupa, sunod-sunod at yung mga araw na malalakas ang pag-ulan. Pero pag sinabi na po ng MGB, Mines and Geosciences Bureau, na matagal na naming deklaradong danger zone at no-build zone ang lugar, ang tanong natin tuloy, kalikasan pa rin bang dapat natin sisihin doon? Alagay o yung po. Mga lokal na opisyal na tumayo sa mahabang panahon at hindi ninyo dininig at inaksyonan yung deklarasyon ng no danger zone at no build zone sa lugar na yon? Sama ako ng sampu doon sa pangalawang mong tinutukoy. Kasi, Weng, kumbaga, ako'y natatakot na mangyayari ulit ito. No? Mangyayari ulit ito, mga kapuso. Kasi hindi ho tayo nadadala. Tayo po'y gumagawa lang ng paraan pagka marami nang namatay. Pero political will to, Weng, ng LGU. Totoo na, sige, may minahan. Sabihin na natin controlled yung pagmimina. Naturalmente po, para siyang magnet ng economic activity. So anong dadami ang tao doon? Yes, dadami ang tao. Anong ginawa ninyo doon sa deklarasyon bilang guidance ng Mines and Geosciences Bureau? Hinayaan niyo magtayo ang mga residente sa gilid ng bundok na alam niyo delikado. Siguro nandito pa tayo sa naguhukay pa tayo, nagtatangka magligtas pa kung meron pang buhay. Pero pagkatapos nito, aksyonan nyo na po at ito'y leksyon din sa iba pang local government units na may kasalin tulad po na lugar na nasasakupan. Huwag nyong baliwalain ang geohazard map. Matagal na yung nasa inyo. Alam mo, Weng, hindi ako nagkakamali, pangalawang beses na po ito. Yes. Na nangyari po dyan sa lugar na yan, that particular area, mga kapuso. So, ewan ko naman, pagka hindi pa naman po nadala yung ating mga opisyalis po dyan, yung ating mga kababayan po dyan, at patuloy po kayo nagtayo ng bahay po dyan, talagang na we are courting danger, ika nga. Yun po ay resulta din ito ng kapabayan. Sabihin natin malakas ang ulan, pero kung wala kasi doon yung mga tao, mga residente doon, hindi nyo hinayaang bahayan yun. Wala tayong hinuhukay na maraming tao at mga labi po ngayon. Meron pa po tayong follow-up na mga manggagaling po dyan. Makakausap po tayo mula po sa Davao de Oro. Magnay pa rin po ng search and retrieval operations na po ang ginagawa ngayon. At wala na pong rescue operation. Si Rowena Salvacion po yan. Sa po si Joel Rezobel. Hanggang alas 9 po tayo. Magkakauntaan tayo sa Himpapuit Palatuntunang. Taxi sa Double B! Punta mo na natin itong mga reports na ito. Ang Pilipinas, isa daw po sa bansang pinakamasikip na pasukin ng mga dayuhang mamumuhunan ayon sa isang kongresista. Detalye mula kay Isa Vandana O'Malley. Isa. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na pinakamasikip na pasukin ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa mga restriksyon sa konstitusyon. Ito ang pananaw ni House Committee on Ways and Means Chairperson Atal by Representative Joey Salceda ayon sa kongresista na isa ring ekonomista sa mga bansa sa buong mundo. Ang Pilipinas ang ikatlo sa most restrictive economy at ito ay dahil nga sa umiiral na 1987 Constitution. Ang problema kasi anya, hindi pinapapasok ang mga posibleng magpalago ng ekonomiya para magkaroon sana ng espasyo sa mas mataas na sweldo, lalo na kung mataas ang productivity. Dagdag ni Salceda dahil patuloy ang restriksyon sa pagpasok ng foreign investors, parang lumalabas na may takot tayo sa kanila. Sa kabila nito, sinabi ni Salceda na masaya siya na gumagalaw na sa Senado ang Resolution of Both Houses No. 6 na isusulong ng pag-amienda sa ilang economic provisions ng konstitusyon. At pagdating sa Kamara, sinabi ni Salceda na inaasahan magkakaroon ng isang masiglang talakayan, lalo na sa usapin ng land ownership. Actually, Isa, ako'y nalilito, no? Kasi doon sa mga resource persons na nakukuha na Senado, Weng, mas matimbang
yung mga panawagan na hindi mo na kailangang galawin. Ang ating mga economic provisions dyan. Kahapon lang si Associate Senior Associate Justice retired, no? Antonio Carpio, sabi niya, meron ng mga naipasang mga batas para buksan ang ekonomiya sa 100% pag-aari po ng dayuhan. Mm-hmm. So, ba't kailangan pang kalikutin yung mga economic provisions dyan? Medyo ganun din ang pananaw ni si Christian Monsod. Yes, lahat naman sila nung humarap. Parang konti lang yung nagsabi na kailangan talaga ng economic cha-cha. Mm. Diba? Okay, anyway, ako nalilito ha. Nalilito. Galingan na lang ng mga mababatas natin. Abangers tayo. At syempre, sabi nga ni Senator Sunny Angara, mas maganda na nanonood din at nakikinig yung ating mga kababayan sa mga diskusyon na nangyayari, diba? Dahil tayo mga Pilipino, meron din tayong pakialam dapat sa ginagawang paggalaw o isinusulungan na pag-amienda sa ating saligang batas. Ako si Sovendanyo Mali. Ng GMA, Super Radio, DCWB, dapat, totoo. Mamaya, mas pag-usapan natin na mas malawig yan, mga kapuso. Pero ito muna. Saksi! Nasa linya natin si Professor Edward Makapili. Siya ang Executive Assistant for Communications and Public Information ng Davao de Oro. Professor, magandang umaga si Joel Sueng. Live po kayo Super Radio, DCWB, GTV. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel at Ma'am Wen po, at maraming salamat sa pag-imbita sa atin dito. Magandang umaga din sa lahat ng mga tagapakinig. All right. Ilan mo na sa evacuation centers po ngayon? Mukhang tinaningan na po sila ng DepEd na hanggang 15 araw lang sila doon, Wen, ano? Pero ano ba ang plano sa kanila ng local government units? Saan po sila ililipat? Meron pong gagawing meeting po, yung incident command post. Pero naman, I believe maintindihan ng DepEd yun. Kasi nga, mismo sila po, nagbo-volunteer po doon, lalo na sa mga batang na trauma. May learning session ginagawa ang DepEd doon. Mm-hmm. And, so kayo po yung maasa na ma-extend po yung 15-day deadline? Yes po, most probably ma-extend yun. Kasi naman, maganda naman po yung relationship ng provincial government at saka DepEd ang Davao de Oro. Mm-hmm. And nasa mga 1,165 po yun sa lima as pitong evacuation centers yan. Hindi lang isang evacuation center. There are 7 evacuation centers po. Isa doon sa may barangay sa Elizalde ng bayan ng Maco. But the rest is nasa bayan po ng Mawab. Mm-hmm. Okay, meron na pong pangangailangan na ilipat po sila sa isang permanenteng relocation site. Meron na po ba kayong namataan? May namataan na po ang local government unit na paglilipatan po sa kanila para hindi na po sila bumalik doon sa danger zone? Sa ngayon po, wala pa kasi nung karoon ng press con last Friday, sinabi na ni Governor Justice Dorothy Gonzaga kay Mayor Rimando na maghanap na ng relocation site, a resettlement area, kasi nga, no-build zone, and the governor will really implement the no-build zone policy na po, talagang wala nang makakabalik doon. Sinabi naman ni Mayor Rimando doon sa punong barangay na maghanap din ng resettlement site sa barangay Masara, kasi ready naman po ang dalawang LGU at ng province at saka munisipyo na may papatayo kaagad yung resettlement dwelling units po. Gaano po kalawak yung lugar na masasakop nung i-relocate ng mga residente at gaano po karami yung kailangang i-relocate, Sir Edward? Well, sa ngayon po, kung pagbabasehan natin yung datos ng nailikas ng mga pamilya, ay nasa 1,166 families din yun. Marami din. Meron na silang resettlement area, kaya lang, hindi po doon sa area ng barangay Masarat. Yung resettlement site na yon, it was invested by by Mayor Rimando kasi po intended for those people na, naalala niyo po, may bagyong Pablo dito, mm-hmm, na yung ENSAP, no? Nung DSWD program, the Temporary Shelter Program, ay naitayo yung mga bahay doon sa mga danger zone din. Yun ang purpose ng resettlement site at malapit lang po sa sentro ng bayan ng Maco. Yan namang nangyari sa Masara, maghahanap sila ng resettlement dyan lang mismo sa barangay Masara. Kasi po karamihan dyan, opo, ay nagtatrabaho sa Apex Mining. Pero baka naman close to the danger zone pa rin, Sir Edward.
No po. The NGB identified the area na high risk at low risk, no? Opo. May mga area din na safety naman. Yun po ang instruction ni Governor Dorothy Gonzaga at Mayor Rimando na to look for a resettlement site na safety po siya. So same barangay pero low risk. Yes po, yes po. Right. May mga area naman na identify yung MGB. Mm-hmm. Kaya lang it's subject for negotiation pa. So hindi po kailangan i-relocate yung buong barangay Masarat, Sir Edward. Ha? Yun ang gusto ko linawin. Po. Hindi, alright. Yes po, hindi po. Hindi po buong barangay Masarat. Yun ang pong area ng Zone 1. Zone and 1. Other area of Masarat na considered high risk din po. May okay. Na-identify na po ang MGB ng mga high risk area. Gaano kalaking porsyento lang po ang nasa barangay Masarat na... Hindi po kinukonsider na high risk. Ilang porsyento lang po 'yon? Hindi high risk, marami po. Marami pa. So oo, maliit lang 'yung lugar po. Na high risk ko talaga, no? Yes po, oo. Mm-hmm. Yeah, in fact, 'yang zone 1 na 'yan, zone ang tawag nila diyan, zone 1. Ay matagal nang no build zone 'yan. Matagal na din na i-recommend ng MGB 'yan na no structures to be built up. Kasi po, in 2007 and 2008, nagkaroon ng landslide, the same place, the same area. And noong 2008, yung mga tao dyan, inilikas na po. Meron ng resettlement site si Apex Mining dyan, doon sa Barangay Kinuban, still in Mapo. Pero dahan-dahan pong bumalik. And the question is, bakit the previous administration of the provincial government allowed these people to go back to that place? Exactly. Kasi the question, Sir Edward. Nga, no? Yes po. Yun ang tanong natin. Pinaimbestigahan na ba ni Governor yan, yung incidenting yan? Yes po. Right after the landslide, kinabukasan po, the MGB and the DNR is conducting already an investigation. Meron bang sasampahan po ng kaso, Sir Edward? Kung makikita po talagang may lapses, oo. Pero ganun po ang governor namin. However, the landslide is not being attributed to the mining operation. Nilinaw din po yan ng MGB. And even in MGB released their statement of what are the causes of that landslide. Nauna nang magpalabas ng analysis yung PDRRMO headed by Sir Randy Loy ng Provincial Government Tabao de Oro. That the cause of that landslide is due to series of heavy rains from shorelines to trough of LPA. Yun po. At ipinaliwanag din po yan ng MGB. Mahirap po talagang pigilan ng ulan. No? Kaya kailangan walang tao talaga dyan. Walang tao po talaga dyan. Sir Edward, ano po ang guidance ng Mines and Geosciences Bureau matapos yung assessment, yung plan of relocation? Anong guidance patungkol po sa lugar na yan at doon sa pagmimina? Well, ang Apex Mining naman po is complying all the measures provided by the MGB. Kaya nga, walang pananagutan kasi hindi naman tunnel ang nag-bar down. The landslide was of course the outer part of the mountain, no? So, kaya nga sabi ng MGB, it's not mining related. But then, MGB insists that the no build zone policy shall be implemented and imposed by the LGU, Provincial Government of Davao de Oro. At sinabi naman ng governor na si Justice Dorothy Gonzaga, she's going to implement the no build zone. Maglalagay po siya ng mga securities dyan like the PNP and the Philippine Army of the 10th Infantry Aguila Division. Doon po sa mga illegal miners, sabihin na natin na sabi nga hindi konektado sa mining activity yung pag-uho ng lupa. Pero just the same, kung mapapabayaan natin yung mga illegal miners, yung Apex, wala na tayong problema doon kasi sabi niyo nga, sumusunod naman sa mga panuntunan. Paano po yung illegal miners, lalo na kung marami sila dyan sa lugar? Yes po. As far as Apex Mining, Barangay Masarat is concerned, wala pong mga small scales dyan kasi pinagbawal at pinagmamayari na yan ng buong area ng Apex Mining. If you're referring to other mining site na yan naman talaga ang nature ng Davao de Oro, kaya nga tinatawag siyang Oro, ito yung pahayag ni Governor Gonzaga as I quote na during the press con. Kasi nga may nagtanong, baka po due to denuded forest na po, no? Wala ng mga kahoy. Wala nag-hold sa lupa. Opo. Iba naman yung case ng Apex Mining. Kung makapunta po kayo dyan, hindi nyo malalaman na may mining operation dyan kasi well taken care po yung environment. Kita nyo sa mga video, marami pang mga kahoy. Mm-hmm.
So, every time na may mga calamities sa earthquake, floodings, the governor immediately start release or execute the suspension order of the operation. Mm. However, hindi yan ma-implement doon sa large scale ng Apex Mining. Tinatanong kung ang illegal logging ma-hold ba, sabi ni Gov, talagang if illegal logging speaking, talagang hulihin niya ang bawat tao na mahuhuli, nagtanda na engage ang illegal logging. However, with that mining, sabi ni Gov, pangkabuhayan yan. Sinong bubuhay sa mga tao dyan? At thousands and thousands of families ang magugutom. So, ang ginawa ng provincial government, ginagawa ni Governor Gonzaga is she's trying to regulate. May regulation lang na magko-comply din yon at saka magiging magkukuha ng mga certain documents from provincial government kasi meron naman tayong Provincial Mining Regulatory Board. Mm-hmm. So gagawing legal yung operation ng mga illegal miners, parang bibigyan sila ng permit to operate. It sounds that way po mm-hmm. na ma-regulate lang kasi hindi pa bawal naman talaga ang permit sa small scale. Exactly. Mining. So paano i-regulate ninyo? Ibig sabihin, gagawing legal ng local government. Yes, parang ganoon na po. Ah, but okay. Then, they are going to comply all the measures. Mm-hmm. Dapat to, bantayan. Kasi dyan po nasisira sa maliit. Parang anay yan. Eh, lahat ng malaki mga kapuso. No? Okay. So, dapat mabantayan po to. In the meantime, Sir Edward, anong pinakauling development doon sa search and retrieval? Ang pinakauling natanggap po namin, 68 ba ang namatay, yes, ang namatay, no, Weng? Tapos, meron po tayong... May bago ba tayo? A sort of correction po. Kasi yung 68 na record po, ay kahapon kasi sa briefing doon, wala namang sinabi na ganun. Subject to validation. Mm-hmm. Kaya nga doon sa social media, nung naglagay po ng datos 55 yung cadavers na recover, 32 yung injured, tinanggal muna yung reportedly missing individuals kasi nga the management of the dead and missing under the incident command post will still have to validate to reconcile the record dun sa list based on the blotter of the PNP in the barangay and based on the complaints of the family members para po magkaroon na. Now, today is they promised to release the official na yung datos that will really reconcile the data nung yung number mga test. So, sa ngayon, wala pa po kayo mabibigay na malinaw na listahan. Mm-hmm. Tama ba? Kahapon po, bago po nag 4 p.m. at kasi around midday yun na inalis yung datos po. Nasa 63, if you will remember, nasa 110 yung alleged missing individual. Opo, opo. Bumaba dahil nag-increase din yung cadavers that was recovered. And nung nasa 63 na, kailangan na mag-validate yung missing of the dead and management of the dead and missing na i-validate nila kasi may mga apprehensions na baka hindi nasali doon. Okay. Ngayon, ilan po ang kumpirmadong patay, Sir Edward? 55 po. 55. Tapos, ilan pa rin po yung hinahanap? Yun ang gusto nating linawin. Yung alert bago inalis, 63 po. Ang hinahanap pa? Ah, okay. Alright. 55 ang patay, 63 ang hinahanap pa. Okay. Hindi, point po, punto ko din. 32 ang injured. 32 ang injured. Okay. Oo. Right. Sir Edward, ito na lang, last point ko. Kasi yung pag dumanas ka na ganong katinding kalamida, Joel, ang tindi nung trauma. Meron po bang tulong doon sa mga residente para doon sa kanilang psychosocial naman? Yes, exactly po. No? Doon sa isang evacuation center, yung mga bata ng iba't ibang dinala doon sa isang area ng evacuation center kung saan po tinawag nilang isang masayang lugar na the Provincial Social Welfare and Development Office is conducting psychosocial session para po ma-process yung emotions ng mga bata at maalis yung trauma sa isip nila. Okay. Sir Edward, salamat sa oras. Thank you.
Okay, maraming salamat din po. Thank you. Gandang umaga po sa inyo. Si Professor Edward Makapil, Executive Assistant for Communications, Public Information ng Davao de Oro. Napakahalaga ano to, Wing, eh. Whole of government approach kasi. At saka siguro, ano, kung ako kay Secretary Bernard Abolos, directive, lahat kayong local government, balikan nyo geohazard nyo. Ipatupad ninyo yung geohazard nyo. Sundin nyo sa lahat ng mining operations nyo kung meron. Minsan ang problema naman, relocation site, saan mo sila ililipat? Correct. Kasi, eh, kagaya nitong nangyari sa Mako, 2007, 2008 nangyari na yan, Weng. Pangalawa na to. Bumalik ulit sila. Diba? Dahil andun ang lugar ng kanilang hanap buhay. Siyempre, ang iisipin mo kasi, kung ikaw naman ay minero, ang layo ng babiyahin, pabalik-balik ka. Pero kung ikaw naman ang ano local government, ano bang uunahin mo? Diba? Well, mahirap po talagang timbangin ito kasi economics ang pinag-uusapan natin. Gut issue yan ng tao. Kaya lang pero hanggat buhay. Maaari, Weng, hanggat maaari, ilapit mo sa lugar ng hanap buhay ng tao. Kasi ang mangyayari dyan, parang cat and mouse lang yan. Babalik at babalik sila, tataboy sila ng gobyerno, babalik na naman hanggang sa susunod na trahedya. Ang maganda kasi kung halimbawa, kung isang may permit na grupo or firm o kumpanya, kagaya ng Apex, meron tagahatid sundo, diba? Kahit malayo sila, may shuttle. Pero pag sure, illegal miners, wala yun, yun eh. Nga, kaya yun kailangan mo nakatira doon sa lugar. Magandang mining company, yan, kagaya ng Apex, sila po'y naaalagaan naman. Mm. So siguro dapat ihanap din sila ng lugar ng Apex na mas malapit doon sa kanilang totoo, pero malayo sa danger zone. Malayo sa danger zone. Anyway, mga kapuso, magbabalik po tayo sa ating palatuntunan. Susunod po nating pag-uusapan yung pong register anywhere. Yes. Kahit saan. Ng Pilipinas. Kita mo naman, nagpunta si Chairman sa Pag-asa Island. Ang ganda ng symbolism ng Joel. Ay, naman. China, yun, amin to. May butante kami dito. Pagka merong bumoto dyan na Chinese sounding, Weng. May kumandidatong Chinese, ibang usapan. Malamang flying voter yon. Galing yun doon sa area dyan sa paligid ng Pag-asa. Sabay mga kapuso, magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Oras po natin, 8:24. Radyo na! TV pa! Cortesia na! Disiplina pa! Walang hinihilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinan. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Alas 5:30 lang umaga. Double Wing sa Double B. Alas 6:30 lang umaga. Super Balita sa umaga. Nationwide. Alas 7:30 lang umaga. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Alas 8:30 lang umaga. Consumer at iba pa ng Department of Trade and Industry. Pagbabalitang walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo totoo lamang. Super Radio DZBB. Saturday Prime Time. Basahan. No, pang-contest ko yan mamaya. Pag-instant kailangan, may Wais na paraan. New Surf. Instant white, instant pango. Mula babad, pango agad, puti agad. Kaya makipagsabayan. Singaling ng mamahalin surf. Hello, Mate! Ito po si Tur.
Sherry. At ito naman si Tita. At inibitahan po namin kayo manood ng Black Rider dito sa GTV. Monday to Friday yan, 9:40 p.m. Yes, kita-kits! Tuloy-tuloy ang biyahe kasama si Elias Guerrero. Magpapahuli ka pa ba? Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. You're watching Double B TV on GTV. Maapektuhan yung mga land-based fish pond system natin. Mas vulnerable sila doon sa pagbaba ng level ng tubig kasi nga mainit, no? At posible magkaroon ng mga fish mortality kasi pwedeng bumaba yung dissolved oxygen level doon sa mga fish ponds. Kailangan sumunod po tayo sa good aquaculture practices. Ibig sabihin po nito, yung tamang paglalagay lamang ng bilang ng mga fingerlings doon sa ating mga fish ponds. Ito muna ang DCWB bagong-bagong balita. Task Force El Nino muling nagpulong para paigtingin pa ang pagtugon sa umiiral na El Nino sa bansa. Halaga ng tulong na naipaabot sa maapektado na masamang panahon sa Mindanao, umabot na sa mahigit 180 milyong piso ayon sa Department of Social Welfare and Development. Mga residenteng naapektuhan ng landslide sa Maco, Davao de Oro, nauna nang inilikas ng magka-landslide noong 2008. Ngunit bumalik sa lugar ayon po sa lokal na pamahalaan. Mahigit 1,100 pamilya na naapektuhan ng landslide sa Maco, Davao de Oro, nananatili pa rin sa 7 evacuation center. Maraming botante dyan po sa lungsod po ng Iloilo, sinasamantala ang Register Anywhere program ng COMELEC. Muling panawagan ng mga kongresista na itigil na ang investigasyon ng Senado sa issue ng People's Initiative, ibinasura ni Senator Amy Marcos. Meron pala isdaan, Weng, dyan sa area ng Pangasinan ang natutuyo na. Ako, hindi ako nagugulat kung matuyo yung mga sakahan. Pero pala isdaan natuyo. Wow, pambihira. Ngayon, di ba? Antindi nun, mga kapuso. Yun, mga balitang ito, mga kapuso, ang sasa inyo. Ibangan sa mga susunod pang palatuntunan na Super Radio DCWB. Taxi sa Double B! Register Anywhere. Ibig sabihin, program ng COMELEC kahit saan, Weng. Ha? Yes, ang kailangan mo lang para mag-register, isang valid ID, tapos yan pa rin yung residency mo. Ayun. Kailangan may isang taon ka ba o 6 months? Ano ba, taon na ikaw residente? Pagka-register anywhere, pwede bang magparehistro sa tinda ni Susan? Walang ganon. Saan ba? Wala namang COMELEC official. Saan ba dahil? Sa mga lugar, halimbawa sa mall, kung merong satellite office doon ng COMELEC, sa mga lokal na pamahalaan, may COMELEC office doon. Saan man meron taon ng COMELEC, pwede. So pinarami nila yung lugar ng registrasyon. At pinadali, kasi halimbawa, taga Bulacan ka, Joel, gusto mo magparehistro sa Fairview, pwede yon. Hindi mo yan. Kailangan mag-effort ng todo-todo para marehistro ka. Mamaya, makakausap po ng one-on-one, walang personalan, si COMELEC Chairman George Garcia. Yes. Pero puntaan muna natin ang NAMFREL. Yes. Tingnan natin ang kanilang Secretary General ng NAMFREL, si Ginoong Eric Alvia, nasa ating linya. Sir Eric, magandang umaga. Good morning po. Magandang umaga, Weng. Opo. Kamusta po yung ano assessment ng NAMFREL dun sa Register Anywhere ng COMELEC? Okay, magandang hakbang ito, no, na ginawa ng COMELEC, pero long overdue na to, no, dahil ito yung bunga ng digitalization effort na ginagawa ng COMELEC, no, dahil alam naman natin na napakahirap umpisa, no, i-assess yung veracity ng voters list natin. Pangalawa, gusto mo nang bumoto, pinahihirapan ka bang bumoto? Tapos
meron silang effort na i-automate, may mga biometrics capture at kung ano-ano pang digital efforts na ginagawa, hindi integrated dun sa ating pag-a-apply para magparehistro, para makaboto tayo. Okay. Pero ngayon, nakikita natin dahan-dahang namumunga na yung hakbang na ginagawa ng COMELEC internally at lumalakas na rin yung kapasidad ng IT department at yung information management department ng COMELEC para i-integrate yung database para mapadali yung serbisyo para sa ordinaryong mamamayan. Alam mo, kung ikaw ay regular na ano lang, Weng, magpaparehistro at regular na butante lang, kumbaga wala ka namang nagtutulak sa'yo para magparehistro, medyo tatama rin ka eh. Pag nakita mo yung haba ng pila, yung tagal na ilalagay mo doon sa registration area para lang makapagparehistro ka, mawawalan ka ng hanap buhay ng isang araw, di ba? So, ito ba itong Register Anywhere, mapapadali ba nito, Sir Eric, yung pong pagpaparehistro? Oo, talagang malaking bagay ito dahil unang-una, nakita naman natin, ang liliit ng COMELEC office natin, no? Mm-hmm. Tapos, sasadyain mo talaga yung mga lugar na yon kung saan ka distrito nakatira, no? Dati-dati yan, hindi ka pwede magparehistro kung hindi ka doon sa COMELEC office district na kung saan ka nakatira. Ngayon, dahil sa programang ito, kahit saan ka sa parte ng Pilipinas, pwede ka magparehistro, no? Kahit saan distrito, no? Pangalawa, mas mapapadali rin yung pagpaparehistro mo dahil nasa mall, no? Medyo mas maaliwalas kaysa sa mga COMELEC office natin. Mga COMELEC office natin, ang liit, no? Makipot. Tapos, dahil dito, limitado yung kapasidad, no? Na tumanggap ng mga registrants, no? Minsan, 100, may mga kota, di ba? Minsan, 100, 150, swerte ka na kung makadalawang daang kang parehistro sa isang araw, no? Tapos pangatlo, yung integration nga ng database, no? Dahil pag na-capture na yung biometrics mo, mailalagay yan sa isang mas malinis at mas robust na computerized voters list natin na pwedeng linisin yan ng tinatawag nilang programa dun sa COMELEC na automated fingerprint identification system. Nalilinis nila yan kung sino yung mga may multiple registration, yung mga flying voters, no? At sa pamamagitan ng biometrics screening, no? So ito yung mga magagandang program, pero ang maganda pa dito, masisigurado natin na yung dagsa ng tao sa huling araw, no? Alam mo naman natin, yung Pilipino. Last minute. Matutugunan ng COMELEC, no? Dahil halos 200 malls yata ang kasapi dito. Sa susunod na mga araw, dadagdag pa yan kasi lahat ng mga all mall operators nagpag-partner na sa COMELEC. Tapos, liban pa sa mga mall, may mga eskwelahan pa at may mga siguro iba't ilang government offices na magkakaroon ng mga satellite registration, no? So, mas mapapadali, no, yung pagpaparehistro. Kung meron po kayong nakikitang disadvantage ng Register Anywhere ng COMELEC, meron ba, Sir Eric? Meron pa rin, no, dahil yung mga IP natin, no, yung mga katutubo natin, wala naman, hindi naman pumupunta ng mga mall yan, no. Sasadyain mo talaga yan, no. O kaya ang kahirapan naman niya pag sasadyain mo, sana COMELEC ang sumadya para magparehistro sa kanila. Pero kung mga lokal na politiko, ayan na, nakikita mo na yung problema, no? So, pahakot natin kay Chairman. Ano ka tingin nyo, Sir Eric? Pahakot natin kay Chairman. Yun. Trabaho talaga ng COMELEC yan. So, okay lang kung COMELEC ang gumawa niyan. May pakain pa si Chairman. May pa-lunch. Oo, yung fear na baka ito ay maging prone para sa double registration. Flying voters, yung ganung punto, Sir Eric. Eh ito, yun ang ano, yung ang trabaho kasi ng COMELEC sa pagpaparehistro, tinatanggap muna yung application mo, yes, no? Pero hindi ibig sabihin pag tinanggap yung application mo, pasok ka na sa voters list. Dumadaan pa yan sa ERB hearing, yung Election Registration Board hearing, every quarter yung ginagawa. So nililinis yan, no, ng AFIS nga, at kuminsan kung meron personal, no, nakakakilala sa'yo na
hindi ka tiga doon sa lugar na yun, no? Hindi ka qualified na maging botante. Kunyari, foreigner yan, bakit yan nagparehistro? Mm-hmm. No? So pwedeng questionin niya doon sa ERB hearing. Okay. So nalilinis talaga. Paano yung ano? Hindi ho ba mas komplikado yung consolidation ng data? Kasi kung yung normal natin na sistema, Joel, ng pagpaparehistro, pagdating sa mga presinto, pag-eleksyon, ang dami pa rin pong hindi nalilinis na data. Naliligaw yung mga botante, naliligaw ang pangalan, may patay na pangalan doon sa voters list. Eh kung ngayon pa kaya na magkakalabo-labo po yung mga data? Ayun, yun yung susunod na hakbang na gagawin ng COMELEC, no? Yung pamamaraan nila ng paglilinis ng data. Kasi tanggap sila ng tanggap, tapos nalilinis yung mga at least na biometrically captured. Pero hindi nila nalilinis yung mga lumang database. Kasi dapat nag-share ng information yung Philippine Statistics Agency, yung mga local civil registry, pati yung COMELEC. Pero kuminsan hindi nagagawa yun. Parang constantly nalilinis kung sino yung namamatay. Mm-hmm. No? Tapos mga iba naman, may mga paraan din na nadadaya yung automated fingerprint identification. Yung mga iba, humahakot ng mga kabataan, yung mga hindi pa 18 years old. Mm-hmm. No? Humahakot sila, mas lalo na sa ibang mga probinsya. At kung ano-anong makeup ang ginagawa, pinaparehistro. Nag-a-assume ng ibang identity. So, hindi pa rin foolproof ang automated fingerprint identification system. Pero at least, paraan na ito para malinis dahan-dahan. Maganda sana yung national ID system natin. Pero hindi pa gumagana masyado yung national ID system natin at hindi pa nasishare ng PSA nga sa COMELEC. Pero may mga hakbang na rin na balak nilang i-share, no, sa COMELEC. Okay. Ito, may kaugnayan pa rin sa eleksyon pero mukhang may hamon. Ano, Sir Eric, sa susunod na eleksyon kasi baka daw yung mga AI magamit po sa susunod na eleksyon. Yun ang worry po ng mga IT expert. Ano ba ang pananaw ng NAMFREL dyan at anong tingin niyong dapat ipasok sa inyong pagbabantay para ho masawatan natin itong ano, itong posibilidad na gamitin ang AI sa panloloko sa mga voters? Oo, dahil yun nga, ang dami ng mga threats sa election, tapos nadagdagan pa ng mga threats na bagong teknolohiya, no, katulad ng artificial intelligence, no. Yung AI hindi lang ibig sabihin ina-assume yung identity ng isang kandidato, kung hindi kuminsan nililid lang, kasama dito yan sa programa ng misinformation at disinformation na ginagawa ng mga ilang partido o ng mga ilang kandidato para lindlangin yung mga botante, para magbigay o kaya dayain yung sinasabi ng isang panig. No? So may mga hakbang na ginagawa, may opisina yata na ginagawa ngayon yung COMELEC sa para sa pagbabantay, no? Pagmumonitor pa lang ng social media, no? Dahil karamihan naman dito inilalabas sa platform na to yung mga AI, eh. Pero wala pa tayong sapat na regulasyon o batas para tugunan yung threats na na galing sa artificial intelligence. Ang pinakamalaking bagay na pwede natin gawin eh talagang constant training and education paano ma-identify ito at makipag-partner sa mga social media companies, no, na ginagamit na platform ito. Kasi sila yung nakaka-detect kung totoo o hindi. Tapos kasama na rin dito yung mga programa ng fact-checking, kasama na rin dito yung pagmamatsyag ng mga kandidato na siguradong yung lahat ng lumalabas sa kanilang mga campaigns ay galing sa kanila at hindi galing kung saan-saan at iniimbento. Okay. Kasi ngayon, pati boses. Tama. Yes, maganda nga yung fact-checking yung, na binabanggit po ninyo. Actually, yun ang trabaho natin, Weng, sa mainstream media. Totoo yan. Yan ang challenge hakbang, sa totoo lang. Ang media, yung traditional media pa rin. Yes. No? Dapat kaagapay yung traditional media sa paglaban dito. Nakakatuwa lang isipin ang pinag-uusapan na natin ngayon ay AI. Pero dati nung panahon ng Hello Garcia, Sir Eric, mano-mano pa noon, dayaan na mano-mano pinag-uusapan natin. Ngayon, AI na pinoproblema natin. Nagdaga mo lang ng linya yung mga numero nun, eh. Oo. Meron ka ng 1,000. Pag 100 boto mo, lagyan mo ng isa sa unahan, 1,100 na boto mo. Kaya nga. So, matindi, mga kapuso. Pero, anong punto de vista naman ninyo doon sa ano, balak po ng COMELEC na ibalik po ang voters ID? Maganda yan kasi dapat naman talaga
may budget yan kahit noon pa eh. Sa voter's ID, hindi naman tayo ikaw. Hindi baka duplication ito. Nakuha naman ba voter's ID no? Hindi pa ho eh. Pero sir, nakakuha ka ba ever since? Never eh. Pero Sir Eric, hindi ba duplication ito dahil eh, sinasabi, pinapangako na nga ng PSA. By the end of the year daw eh, baka mga lahat eh, o sobra pa yung ma-deliver nilang national ID. Mahirap yung ano, umasa sa ano eh, sa promise ng ibang ahensya. Mas maganda na kusang loob na ginagawa na ng COMELEC na sige, gawin natin yung patuparin ulit natin yung programa ng voter's ID. Pero kailangan yan sa mga sektor ng mga botante na mas nangangailangan, katulad ng mga OFW natin. Kasi sa ibang bansa, malaking bagay yung may ID ka para makaboto. Oo. So, in the absence of any national ID system, siguro yung passport and also your voter's ID will be a ano, sufficient way to identify you. Malay mo, so magandang programa ito. Malay mo, mas maging mabilis ang COMELEC sa pag-iisa ng voter's ID kasi national ID ng PSA. Kasi mas maliit ang database ng COMELEC kesa sa yung PSA, no? Yung Philippine Statistics Agency. No? Sir Eric, panahon na ba para, di ba may plano Joel ang COMELEC na mag-rehistro tayo ng buo, linisin natin, parang back to zero ang registration, isasantabi mo yung kabuoang register list of voters ngayon, tapos magre-rehistro tayo ng bago, parang balik tayo ako sa pinakamalinis na paraan. Ako okay ako dyan. No. Panahon na ba yun, Sir Eric? May mga planong ganun, pero gugugulo ito ng malaking panahon at resources. No? Hindi biro ang magparehistro, no, ng 115 million Pilipinos. No? Oo. Tapos sayang din yung investment na ginawa dun sa registration program. Ang nakikita naman ngayon ng COMELEC, dahan-dahan na alam na nila kung ano yung mga bagay na kailangan nilang i-retain sa kanilang database. No, yung mga recent na biometrics capture at yung mga lumang registration pa, no, na hindi na pwedeng siguro tanggapin dahil corrupted na o kaya hindi compatible yung kanilang teknolohiyang ginamit sa pagpaparehistro nung araw at ngayon. So, may integration pa nga ng hopefully no ng data ng national ID system. So, para seamless no yung data kaysa yung totally i-junk po yon. Sayang naman yung ilang billion no na ginastos natin doon sa at yung panahon. Kaya no. Pag, so, hindi practical. Ang isang listahan may room for error. Yung credibility ng election will always be in question. No? So, dapat talaga kung pwede nga lang Sir Eric isang bagsakan ano? Kaya lang ano eh. One time big time na re-registration lang. Kaya lang problema natin, every 3 years may election tayo eh. By the time matapos may re-registration, panibagong election na naman. Yan nga, So baka magkaabot-abot no Sir Eric. Oo, kaya nga, yung pa. Tapos yung may programa naman din yung COMELEC na every time na 2 beses kang hindi nakapagboto. No, tanggal ka na sa listahan. Tanggal ka na sa listahan. No? So kailangan mo pa rin magparehistro. Alright, o sige. Sir Eric, salamat sa oras. Thank you. Maraming salamat din, Joel. Thank you. Sige daw, Eric Albia, Secretary General NAMFREL. Mga kapuso, alas 8.45, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Mga kapuso, itutuloy na ng Commission on Elections ang registration ng mga botante mula February 12 hanggang September 30, 2024. Maliban lamang sa mga petsang March 28, 29 at 30. Gagawin ito mula Lunes hanggang Sabado kasama maging ang araw ng holidays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Paano magparehistro? Magdala ng valid ID o dokumento ng pagkakakilanlan. Sumailalim sa interview ng registration staff. Mag-fill up ng application form at i-check mabuti ang mga detalyeng inilagay dito. Sumailalim sa biometrics, saka kayo bibigyan ng acknowledgement receipt. Para maisakatuparan ang inyong karapatang bumoto, magparehistro na mga kapuso!
super radio stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. I'm home, babe. Nandiyan ba si Jordan? Ang tumututol sa kasalang ito, magsalita na o habang buhay ng manahimik. Asawa ng asawa ko. Matagal ka ng parte ng Golden Scorpio. Paano naman kami maniniwala sa'yo? Para pabaksak niyo si Edgardo Magallanes. Pag may kailangan ka, sabi ka ulit. Parang may nakatingin lang mo kanina. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. He's given a chance to change his life. Balita ko, may bago kayong head coach. Wala akong pakialam kung matalo kayo sa laro ngayong taon. Hindi ako magko-coach sa team na hindi kayang tapatan yung kalaban. The Way Back, Tuesday, 8 p.m. on GFlix, on GTV. Ang mga lalaki nga naman, pag may nagawang kasalanan, dinadaan sa sorpresa. Ginagawa yan. Surprise! Sabi mo nga sa akin ito, may ginawa kong kasalanan. Love, Die, Repeat. Weeknights, 10:50 p.m. on GTV. Na-recognize nila yung facial identity ng victim, but later on, hindi na siya ma-identify. So we rely on the secondary parameters. Ini-examine namin for fingerprint, tapos yung mga identification cards, jewelries, mga deformities sa katawan, mga tattoos. So for us, the vision to have them relocated, the vision that area is not going to be occupied again, we will be firm on that. We cannot allow anybody there to occupy again that ground zero. Magkakaroon ng flooding kung hindi natin i-operate ang mga facilities, magkakaroon ng accumulation of gas, so unsafe na naman. Sabi ni Scorpio Boy, ang hirap daw ng sitwasyon ng Pilipinas. Nandito raw ang oldest Chinatown in the world, di ba? Andito rin ang newest Chinatown in the world. Nasa West Philippine Sea daw, no? Ayoko isipin. Pero nagpunta rin si Chairman Garcia. Yes. Uh-huh. Para patunayan po na atin po yun. Pinarehistro po niya yung mga... Ilan lang naman ang mga nandun? Konti lang ang butante. Kaya yung mga guro na naparehistro, tuntua eh, no? Naman. At sila'y magiging registered voter na, no? Ng Pilipinas. So, yung pala pagpunta doon ni Chairman, malaking bagay na yan. Register anywhere? Yes. Kahit saan susunod po, kailangan nyo lang valid ID. Okay? Susunod valid ni Chairman ID. Ay pupunta siya sa bundok ng Tralala. Hanapin natin yung Tralala. Para magparehistro po doon, mga kapuso. Pero punta mo na natin doon. Pero kudos pa rin sa kanila sa Comelec. Ang sisipag nyo po, ibang klase. Tsaka para maisip ni Chairman na, punta natin ito pag-asa. Yes, oo. Diba? Galing, Chairman. Thank you. Pag-aatid po ng tulong sa mga biktima ng baha at landslide sa Mindanao gamit po ang dalawang eroplano ng Amerika. Magpapatuloy hanggang bukas ayon po sa AFP. Thank you. Alamin natin ang balita ngayon mula kay Mark Makalalad. Mark, pasok! Tuloy-tuloy hanggang bukas ang gagawing pag-aatid ng relief supply ng dalawang C-130 aircraft ng US military sa mga biktima ng pagbaha at landslide sa Davao at Caraga region. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Officer Colonel Sources Trinidad, nakapaghatid kahapon ng dalawang eroplano ng 4,800 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development sa Davao. Ang mga food pack ay inilipad ng mga C-130 mula sa Maynila patungo sa Davao International Airport sa tig-dalawang sortie bago inilipat sa mga truck ng militar para maipamahagi. Nakatakdang magsagawa ng tig-12 sortie ang naturang mga eroplano para makapaghatid ng kabuang 15,000 food pack sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Colonel Trinidad, ang sabayang operasyon ng US military at AFP sa pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster relief ay pagpapahayag ng mahusay na kooperasyon ng dalawang pwersa na ipinapakita din sa nakalipas na maritime cooperative activity. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA, Super Radio, TCWB, dapat totoo.
Saksi sa Double B! Oh, yung mga magbibigay ng bulaklak dyan, punta kayo sa Farmer's Market. Actually, sa Cubao. Actually, mas mura wing doon. No? Kasi kesa umorder ka online, yun tapos mapadeliver mo pa, mahal yun eh. May shipping costs. May shipping costs. Tsaka nilagay lang ng konti sa magandang kahon, mahal na eh. Yung mahal, mga 1,000 na yung kahon eh. Mahal yung kahon. Oo eh. Tapos $300 lang ang halaga ng rosas. Nagbibigay ka ba ng bulaklak kay Bades? Oo, never fails. Talaga, ang sweet mo naman. Every year. Ngayon, dalawa na ang binibigyan ko. Nagbibigyan mo na hiwalay si Yeezy. Si Yeezy, oo. Para yung kanyang yung expectation sa mga manliligaw. Kasing galing ng tatay niya. Oy, dapat. Daddy ko binibigyan kong bulaklak every day. Diba? Punta natin si Alan Gatos. Gusto niya naman yan na rositas, hindi na bulaklak. Alahas na po Diamond. Bentahan ng bulaklak sa Farmer's Market sa Cubao. Matumal pa rin ngayong bisperas ng araw ng mga puso. Nandun ang ating Valentino. Si Alan Gatos. Alan! Ay, nako, totoo yung sinasabi ni Kuyang Joel na mas mura kung pupunta po kayo dito sa Cubao. Punta ka dyan. Punta ka ng Dangwa. Diba, Alan? Mas mura doon. Oo. Pero pero ang binabanggit sa atin ng mga nagbebenta rito, kung kalidad at presyuhan ng ang pag-uusapan, kaya raw nilang ipagyabang na mas maganda yung mga bulaklak dito kumpara sa sa Dangwa. Ganda dyan. Talagang isang mahabang hilera ng mga nagbebenta ng mga bulaklak, yung makikita ngayon dito sa, actually, all year round. Pero kakaiba ngayon dahil sa mas makulay, mas maraming klase ng mga bulaklak yung makikita ngayon dito sa bahagi ng Farmers Cubao. At sa kabila niyan, pero ngayon, sa mga oras na to, matumal pa yung bentahan ng bulaklak sa Farmers Cubao. Kwento ng ilang mga may pwesto, mahina pa yung kanilang benta, pero aminado sila na tumaas ng 10-15% ang bentahan ng halaga ng bulaklak kumpara sa nakalipas na taon. Gayunman, maasa sila na lalakas ang kanilang benta simula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Kadalasan kasi napapaubos naman nila yung kanilang benta mga bulaklak tuwing araw ng mga puso. 24 oras na rin na bukas, lalo pat magdamagan ang inaasahan na pagdating ng mga mamimili ng bulaklak dito sa may bahagi ng Farmers Cubao. Para sa presyo, lalo na itong si Weng, kung gusto niya ng 12 piraso ng Ecuadorian roses. Wow, Ecuadorian roses. Yung malalaki, mga lamahal. Oh, ba't kailangan pa isang dosena? Di ba pwede tatlo lang? Dapat daw kasi pag magbibigay ka, lubus-lubusin mo na. Kaya 12 piraso. I love you 4 times. Yun nga eh. 4 times din ang bayad mo sa bulaklak. O bakit tinatawaran mo ako ng mahal? Ano lang naman to? Ang sabi nga ng mga nagtitinda rito, ang sinasabi ng mga nagtitinda, minsan lang naman ito sa isang taon. Kaya lubus-lubusin na. Jesus, may birthday pa. May Pasko pa. Ang presyo lang naman ito, 3,500 hanggang 3,800 pesos. Oo. Kung namamahalan ka dyan, may 6 piraso, nasa 1,700, habang yung 3 piraso, 1,000, at kung talagang tipid na tipid ka na, 400 pesos isang piraso. Kung ayaw mo naman ng roses, meron naman sunflower, na yung 3 piraso, nasa 1,700, habang yung sunflower with mums ay nasa 1,500, parang bouquet na to ang dating. At yung 1 piraso naman ng sunflower ay nasa 500 pesos. Ang bouquet naman ng stargazer, nasa 600 pesos ang isang bouquet. Pwede rin magpa-arrange sa mga bulaklak na umaabot hanggang 2,000 pesos. Depende sa kombinasyon ng bulaklak. At may mabibili naman dito na simple mga bulaklak na kung talagang tipid na tipid, merong 100 hanggang 200 pesos. At kaya yung mga kapuso natin, sinasabi nga nila, kung talagang gusto mo makatipid, huwag kang bibili ng online, pumunta ka sa mga tindahan mismo ng bulaklak para nang sa ganun pwede ka pang tumawad o humingi ng discount. Ako sa Alang Gatos ng GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. Ayoko nung stargazer with moms, baka may kasamang nanay yun eh. Ayoko nung... Speaking of nanay, magandang umaga po kay Story Maker. Salamat po sa pananood. Alas 8:56, radyo na! TV courtesy pa, na. Disiplina pa. Dali.
Balikan tayo sa ating samahang walang iwanan. Maraming salamat for making GMA Radio number 1 ECWB 594 and Barangay LS 97.1 number 1 in Mega Manila for 2023. Ang Barangay FM number 1 sa Baguio, number 1 din sa Dagupa. Ang Super Radio at Barangay FM number 1 din sa Iloilo. Number 1 pa rin mapagkakahiwalaan para sa inyo mga kapuso. Matagal ka ng parte ng Golden Scorpio. Paano naman kami maniniwala sa'yo? Para pabaksak niyo si Edgar Morales. Pag may kailangan ka, sabi ka ulit. Parang may nakatingin lang mo kanina. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. He's given a chance to change his life. Balita ko, may bago kayo head coach. Wala akong pakialam kung matalo kayo sa laro ngayong taon. Hindi ako magko-coach sa team na hindi kayang tapatan yung kalaban. The Way Back. Tuesday, 8 p.m. on G-Flix, on G-TV. I'm home, babe. Andiyan ba si Jordan? Ang tumututol sa kasalang ito, magsalita na o habang buhay ng manahimik. Asawa ng asawa ko. Ang sabi mo? May komento ka ba sa iba't ibang napapanahong issue? Ang sabi mo? I-comment na yan sa Balitang Hali Facebook page. Alright mga kapuso, tayo po'y magpapaalam na andyan na po si Egan. At si Connie Season. One on one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyes Abel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga mga maharlika. Lahing makabayan, ang oras po natin, 20 minuto. Ay hindi, 20 segundo bago sumapit ang alas 9. Radyo na. TV Kortesiya pa. Kortesiya na. Disiplina pa. You know.